The content provided on this podcast is intended for entertainment purposes only. Views and opinions expressed by the guests and or the hosts of Broccoli TV are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation, all details provided are taken from sources available to us at the time this episode is created. Broccoli TV makes no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors, damages, persecutions, or butthurt arising from conception. Viewer discretion is advised. Follow nyo yung Broccoli TV and subscribe. Diyan po sa lokal ng Reddit, binabati po natin, ha? Broccoli potential. Sige po. Binabati ko na po lahat ng nandiyan sa lokal ng Reddit. Hello, hello, hello. Makasalanang umaga sa inyong lahat. Badlone Warrior, Zoro Servant. Ito, Ate Pechay, pumapasa. Hello. Hello. Ayan. Ano tayo ngayon? Combined Warship Exoservice tayo ngayon. Bakit combined? Kasi bukas wala ako. Meron tayong family something. Ayun. Kamusta na? O, yung mga gusto mag-Gcash donation. sabihin naman, pera-pera na. Eh, pang ano lang namin to, pang Wilfredos. Yan. Saka pambayad sa Zoom. O. Saka sa Discord. Oy, hello pala sa mga taga-Discord. Ilan na tayo? Mga 60 na siguro. Hello, sino yan? Okay. Now, hello po, Tepechay. Good evening sa'yo dyan. Hello. Yan. Happy Saturday. Alam mo, meron akong nabuksan na page ng CRA. Ngayon ko lang nakita to. CRA? Ano po yan? I-share ko yung link sa... sinare ko pala sa, yung link sa Discord. Parang okay. BIR ng, ano, ng Canada. Alam mo ba na ang MCGI ay nakarehistro sa iisang province lang sa Toronto? Sa ano? Okay. Sa isang city lang. Tapos, ito magumano ka sa, magugulat ka sa report. Galing to sa ano ha, CRA ha. Reporting period ending 2021. December 31. Ayan daw yung mga programs and activities, blah, blah, blah. Tapos, operations. Hindi ko nakikita kasi maliit yung telepono ko eh. Ito yung screen. Sana, patingin nga, tinga. Hindi pa yan. Merong ano eh, merong page ako na nabuksan. Na pwede siyang i-search yung ano yung mga charity yung quick look. I-search mo ay ito na lang. Ito ba? Ongoing program.
Oh, yan, yung mga ongoing programs. Oo. Tapos, pag in-scroll down mo, merong pie chart. May pie chart na yan. Ito. Nakikita mo ba dyan na... Itong non-resibo. Ayan. Orange. Walang... walang resibo. Wala. Lahat yung iba, puro 0-0%, di ba? Mm-hmm. So, pero merong isang, anon. Total revenue. Yung orange na yan, non-receipted donations. 100%. Oo. Lahat yan, walang resibo. Kaya so, 813,000, yan ang abuloy ng na inireport ng Toronto, ha? Toronto nag-report niyan. Mm-hmm. Tapos, ayan, ang total revenue nila, 813,000. Mm-hmm. Expenses, lugi pa sila. Expenses. Oh. Ngayon, expenses nila, charitable program, zero. Management administration, zero. Fundraising, zero. Qualified donor, zero. Other. Other, miscellaneous. Ito yung kinikwento ko. Napupunta sa, ano, sa hall. Napunta sa other yun. Sa miscellaneous. Pinang date ni, yeah. Ano. Di ba, yun tinatawag. Macaulay, yun yung tinatawag na, ano, yun yung tinatawag na, no, black hole. Ano, sinkhole. 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 Di ba, Macaulay? Ayan. Sinkhole. Nako. Lumalabas sa report nila, ito ay ano, ha, report nila yan sa CRA na inirecord naman ng CRA. Lumalabas sa report nila na tumanggap sila ng donation na 813,000 plus at gumastos daw sila ng 881,000 plus sa other. Yes, dapat hindi other. Sila. Dapat sa charitable programs, di ba? Oo. Ayan. Kasi kung ibababa mo pa, ituloy mo pa mag-scroll down, ano? Si Pecha, ya. Ganito, ha? saan dito? Eh kasi sabi nila, nagchichismis na tayo, wala evidence. Ito na. Ito hindi oh, to. Government. Hindi ano to chismis, ha? Government to. Oh. Compensation, full-time employees, part-time employees, wala. Professional consulting fee, wala. Compensated full-time position, wala rin. Oo. So, ano masasabi nyo sa reporting na yan? Di ba? Walang tax, no? Walang receipt. Wala naman talagang tax ang mga non-profit at saka ano, religious. Pero ang hinahanap nila, parang kumbaga may check and balance na hindi to hindi gamitin ng mga politiko yung mga ano, kasi may tendency na ganun ni Brad, pag wala kang check and balance, aabusuhin niya ng ibang entity. Mm-hmm. Hindi gamitin ng mga politiko na yung mga charitable organization para mag money laundering o kaya bumili ng simpatya, ng boto. Gusto lang ng CIA malaman kung yung activity ng charitable institution na to sa financial na ano, may ano sila, may mata sila. Not necessarily na tataksan. Gusto lang nilang malaman na nagre-report ng maayos. Ayan. Sana all ganyan, no? Sana all. Sana ganyan din dito sa Pinas, no? Hiwaga yan sa Pilipinas. Canadian dollar mga sa ngayon ng rate na nasa 40. Sa yun sa Pilipinas, sa ano po ba dyan sa Canada? Every year ba sila dapat nagre-report niyan? Every year? Oo, every year. Scroll up mo, Brad. Kasi yan, 2021 lang yan. So, hindi sila nag-report ng 2022. Uh-oh. Pero nag-report sila mula 2017 hanggang... Mula 2017, pero hindi nagsimula ang MCJI ng 2017 lang. So, wala silang reporting before doon. Yan ang malinaw doon, di ba? Or, galing, I don't know. Nasa website lang. Sa website lang siya, no? Galing. Ah. Sa atin, yan walang ganyan. Yan ang transparency. One year. Yes. Pero hindi pa to full transparency kasi...
Ito lang yung ano, reported. So marami pang hindi reported. Oo. Or baka hindi lang dini-display online. Baka bigyan natin ng ano, ng room for doubt na nag-report mula from the beginning pero hindi na-display online. Pero ang ano doon, ang gusto kong malaman ng mga tao, eto, Toronto lang to. Sa Canada, sa federal, ano, dapat ang reporting per province. Kasi hindi lang naman, ano, federal nagtatax ang ano eh. Ang mga tao eh. Yung tinatawag, kumbaga federal, ibig sabihin nationwide. Mm-hmm. May dalawang klaseng tax dito eh. Federal tsaka provincial. So, ito ay ano, hindi sa Toronto lang to. Eh, paano yung ano? Yung ibang so, mga ang total, city, ibang ang branch. Total pala Ate Pecha ay 32 million. Equivalent to peso, no? Yes. Tapos yung sinasabi na expenses nila is same o sobra doon sa kanilang collection? Tama ba? Oo. Pero sila ang nag-report niyan. Same style dito sa Pilipinas. Ganyan ginagawa nila, di ba? Pero dahil walang resibo yan, wala. Pwedeng self-report lang yan na ano. Wala audit, no? Third party. Kung gusto mo talaga posisiin yan, magpapa-third party ka talaga. Pero dahil hindi naman, ano, hindi talaga nakikialam ng matindi ang ano, gobyerno. Gusto lang, hindi nila tinataksan, hindi taksang hawol nila dito eh. Hawol lang dito yung transparency na wag ma-abuso ng ano. Ng third other entity. Yung expenses pala nila Ate Pechay, others no, hindi nila ini-specify na charitable program. Yes, dapat. Akala ko ba gawang mabuti? Nas ano 'yan? Zero. Oh, ako hindi ako accountant ha, hindi ako CPA, pero nakita ko kagad other. Yung expenses nila other. Walang charitable program, walang management and administration, wala namang sweldo mga workers diyan eh. Tsaka mga group servant. Fundraising, zero. Gifts and other registered charitable and qualifies donees, zero. Saan napunta yan? Saan napunta yung 881.97 Canadian dollars? Saan yan? Akala ko gawang mabuti. Kahit charitable, zero pala kayo? Sa mga zero workers, pala kayo sa no? Charitable? Yes. Pang ano lang, pang pasador lang ba? Pang ano... Travel, pangkain. Sana man lang, no? Ang laki niyan, 'di ba? Laki niyan. Sana punta yung other na 'yan. Oh, grabe. Isip-isip, oy. Ay diyan sa loob, isip-isip. Magpapastor na lang ako. Hindi ko kikitain 'to. 1 year 32 million. Ate Pechay, saan po diyan sa Canada ang may pinakamaraming member na area? Yung pinakamaraming kapatid na area na sa Canada. Yung parang pinaka-sentro, yung parang bulto ng kapatid. Ganun. Saan? Yung kaya mga function dito na kailangan ng permit, ang pinapakita nilang permit yan, yung nandiyan sa ano, or registration, yan nandiyan sa Toronto. Okay, ewan ko kung okay. Ano, kung lumulusot naman. Badlon, wag na daw sagutin yung tanong. Baka ano. Actually, nagko-confirm to kasi may nakausap akong parang auditor ba siya o basta sa admin siya. Division office. Nakita niya kung magkano yung pumasok na pera. I'm not sure kung pwede kong sabihin. Total, nasabi na ni Ate Pecha itong sa Canada. Sa Metro Manila is 500M. 1 year. Shucks. 500M? Ganun din. Shucks. May sinkhole din yan. Maraming mga kinukuha na hindi naman nire-report. Yun lang. Pero, yun, hindi siya, ayaw niyang magpa-interview sa akin eh. Pero, yun yung, siya yung mismo nag-handle nun. So, nabanggit lang sa akin yung figure. Imagine mo, ano pa yan? Way back 15 years ago, di ba? Yes, mid 2000s 'yon.
Kain how much more yun? Ang taas ng value na ng pera na yan. Kung sakali, na itabi sa banko yan, nag-earn na yan ng malaking interest. Diba? Ato Pecha, yung bang ano, yung Canada, si Jamal may hawak? Kasi namin akong isang ano, isang meeting. Tung, ano lang, tung last week lang na meeting nila. Jamal. Si ano, si Kalo ko Jamal pangalan si ano yun. African. Jamal. Jamal Mashburn sa NBA. Jamal Crawford naman yun. Crawford. NBA. Jamal. Minarinig kasi ako ano, last week lang na meeting ng nila, no, na Josel Maglia. Ang target nila na MCGI test, yung isang sinusuportahan nila ng charity sa Southern America, nasa 45 to 50,000 US dollar in every ano. So pumapalo sila ng mga almost o 2.5 million. Oo, oh, ganun. So, ano ah, ang opening ko ngayong umaga, ano, hindi ito ah, si Ate Pecha ito. Pero napag-uusapan lang, wala naman tayong... Saka public naman to. It's a public website. Mm-hmm. Oh, eh, napag-uusapan lang. Oh, kasi saka si... ganyan ka-transparent ang Canada. Mm-hmm. Eh, sa atin, nag-try akong humingi niyan sa SEC, yung financial statement nila. Aba, may bayad. Magkano daw? Nangihingi ng fee. Daw? 1,000 something eh. Just for the request and document. 1,000 lang pala. Well, oh, eh, pwede nang pag-ampagan. I will not shell out that amount para lang kunin yung financial statement nila. Diba? Ito lang pala yung outside Canada, oh. 10 countries lang. Kala ko ba buong mundo? Parang... Eh, yan lang ang ano, ang... na report. Kasi depende lang din yan sa ano eh. Reporting nila eh. Sa bagay. Wala nga ang United States dito. Yung revenue. Ano yung pakibaba nga po sa revenue. Nahuli ka sa akin. Ano, Kuya Del? Ano yung pinapakita ni Ate Pecha? Nahuli ka sa akin pumasok. Ah, ito yung website ng ano. Government of Canada, yung revenue, charitable. Parang ano? BIR. Parang BIR ng Canada. Ah, oh, naka-register yung tawag nila. Naka-register dyan? Oo, ano? Registered. Ito. Registered? Oo. Registered po sila. Since 2003. Pero isa Toronto lang sila naka-register. Dapat yan naka-register saka, din sa bawat province. Saka type qualified, oh. Tignan mo Ate Pechay. Type of qualified. Charity. Oo, charity nga. Grabe. Sabi ko nga, dapat man lang maambunan yung mga manggagawa na nag-alay ng kanilang buhay. Diba? Hindi yata equal yung ano bigayan diyan, parang merong mga workers na mas malalaki yung nakukuha nila kaysa doon sa mga hindi. Kung hindi ka pahihingi, hindi ka bibigyan. Ako sa 4 years kong nag-worker diyan, wala namang binibigay sa akin. Yung kinukuha kong pang ano allowance ko, yung sumusobra sa panggasolina, hindi ko inaano lahat, pinanggagas lahat. Kanya-kanya ring diskarte. Oh, so missing tong ano isang taon, 2022 hanggang 2023. Tama ba? Ah, 20 dapat yan meron na silang 2022 na ano. Ay, ongoing pa lang. Actually hindi pa naman deadline eh. Wala pa kasi deadline eh. Wala pa. Ang deadline niya ni ano sa April, at tapos na April. Okay. So,
Ayun, yun nga yung gusto kong talakayin eh, yung freedom from religion. Pero yung amba yung case ni Zorro, meron siyang samahan na maliit lang, hindi naman gantong kasikat. Wala namang donation, mga gantong-gantong pera. 'Di ba, Zorro? It's a small community lang, no? Kayo-kayo lang, 'di ba? Yes. Actually, nag-start kami as campus, ano, campus a fellowship nang galing pa sa school. Nag-start ako sa school pa, sa college days. Wala kaming ganyan. Wala. I'm one of the officers. Officer ako doon. Treasurer ang aking ano. Treasurer. Rank. Yung aking, yes. Hindi naman ganyan. Wala namang isang ganyan. Saka i-re-register mo. Yes, wala. Mga hundreds, a few hundred thousand lang naman. Few hundred thousand lang. Okay. Pero yung ganyan na qualified, kinlasify sila as charity, nasan yung charity dyan? Zero. Itignan ko nga, zero. Charity. Zero. Others, yun. 881. Miscellaneous. Sa motor. Ang dali-daling bumili ng motor, no? Kung ganyan ang pera mo. Wala sila. Ikaw ba, Tipe Chay, naambunan ka ba noon nung 800,000 na yan? Walang na... Hindi ka naambunan. Wala! Wala naman. Hindi ko pa nagbigay. Grabe. Pero mas malaki nga sa Pinas. Yung sinabi ko kanina, Metro Manila lang yan, ha? Lalo pa sa probinsya. So, ayan, ang similarities ng mga religions. So, kung maghahanap kayo ng samahan, yung katulad lang kay, ano, kay Brad Zorro, yung maliit lang na community. Pag malaki, nako, alam na. Oh. Experience ko rin yan, ano eh, Brad Broccoli eh. Mm. Pag maliit, madaling i-handle. Mm-mm. At saka, transparent kami. Unlike niya yung ganyang kalaking samahan, parang hirap i-handle wow, yan, tsaka ang hirap yung finances. Oo. Maraming ano yan, discrepancies, hindi nila maipapaliwanag. Kaya ganyan na lang sila hanggang others na lang. Yes. Yung ganyang style, Brad Broccoli, sa accounting, yan yung safest way para yung accountability, hindi na questionin. Yan yung safest way. Yung expenses, others, miscellaneous. Yan yung pinakamadaling scapegoat dyan. Pero i-itemize mo yan. Oo, pag i-itemize mo yan, ang hirap niyan, dadaan ka sa scrutiny ng mga, ano, ng mga accountant at saka sa auditing. Kaya yun ang pinakamadali, miscellaneous. Kasi, ano lang yan eh, petty cash, ano lang yan eh, petty cash lang ilalagay mo dyan eh. Wow. Yung mga voucher. Voucher. Ikaw lang gagawa ng sarili mong resibo, voucher check lang yan. Pero kung i-itemize mo yan, kagaya ng hinihingi ng government ng Canada, ay magkakanda pilipit sila, paano nila gagawa ng resibo yung mga yan. Kung magmamatch. Yes. Kita ko yan eh sa office, puro petty cash voucher talaga. So, parang anong paggagamitan nito? Dapat itemize siya. So, pag malaking religion, nako po. Oh, anong masasabi mo? Ano? Lone Warrior, ikaw muna. Yes. Kasi yung mga ganyang kasing, ano, sa kapalagay ko yung sa yung ganyang sistema kasi 'di ba nagpapasa sila ng ano yung ganyan sa Canada nagpapasa. Parang ano lang yan eh. Parang hindi nga ako nagtitiwala kung accurate ba talaga yung pinasa nila na yun. Basta masabi lang na nagpasa. Ganun, di ba? Yung basta masabi lang na nagpasa. Parang dito sa Pilipinas. O for compliance. Para bang hindi naman, di naman kagaya kasi yan sa gobyerno na. Di ba sa gobyerno, pag halimbawa nagkaroon ng COA, hindi ka pwede dyan hindi accurate eh. Kasi talagang bubusisiin niya ng COA to the last centavo yung ano, pera na lalabas ng gobyerno. Pero sa mga ganyan kasi na, lalo na religious pa, eh, hindi na expected niya talagang i-report niyang buong buo, hindi. Lalo na ganyan na kalaklaki yung pera. At saka alam naman natin yung sistema dito sa atin na gaya nung may mga pasingit-singit sa Mission Thessalonica, di ba? Mm-hmm. Mga ganun. Eh ano eh parang wala sa ayos eh ganun naman talaga diyan sa ano sa atin dating pinagsasama-samaan. Grabe, nakakatakot. Totoo 'yan.
Eh ako naka experience na ako ng reporting ng finance doon sa zona ko dati. Ina-itemize namin sila mahigpit pagdating sa itemization. Pero sila hindi sila mahigpit sa sarili nila para i-report sa kapatiran. Ina-itemize namin lahat eh. Oh, ganun nga ako ba't nagkaganyan. Sa local, report namin din yun. Lahat ng mga... Ayan, eh, si Kuya din. Ano, sa doktrina, sa pamasahe. Lahat. Pamasahe. Lahat. Yes. Ang utilities. Lahat. Report pa eh. Pero pag dati na sa national, wala na. Wala ka makikita. Kaya makikita mo others. Miscellaneous. Miscellaneous na lang makikita mo. Walang itemization. Eh hindi papasa yan sa third party audit. Hindi papasa yan. Walang ISO ang magse-certify diyan. Walang di makakakuha ng ISO yung mga yan. Nakwento ko nga dito, remit. Kasi ako yung taga-remit sa district level ah. May isang bagsakan, isang gabi lang ah, 2M sa district wow. Namin. 2M. Wow. So, takot ako noon. Para daw. Ano? Para daw saan? Broadcast. Bagsakan. Masa-shutdown daw. Talaga, masa-shock ka magdala ng pera, no? Tsaka, ilang, na-ano nyo ba, Brad, ano, Broccoli, yung nabalitaan nyo ba yung naho-hold up ng manggagawa dyan? Na nagdadala ng pera, nagre-remit? Hmm. Oh, diyan sa ilalim ng tulay ng Quiapo, diyan sa may Quinta Market. May napatay na worker diyan, nagre-remit ng abulo 'yan, o anong nire-remit niya. Napatay sa saksak. Nako po. Hold up. 'Yan nga. Money is the root. Yung bagsakan doon sa Brazil at yung mga dumadalaw doon, may bagsakan pa doon. Saan? Sa Brazil, buhay pa si Bes. Naikwento sa akin nung mga kapatid ng yayamanin. Mga ano sila, elite ang tawag sa kanya. Parang may group sila ba? Pero mga delegates. Puro elite sa natanggol doon. Delegates. Pero may group sila particular. Puro mayayaman. May mayor pa nga isa eh. Tapos may ari ng hotel, corporation. Tapos kinausap daw sila exclusive niya noon, ni Bes. Mm-hmm. Doon tapos, ayun na, drama-drama. Baksakan daw, nag-donate siya na parang 300,000, 500,000. Iba, 1 million. Sa baksakan, umalun ng almost 30M yata. Nakakuha. Wow. Grabe. Kung loko-loko lang tayo, no? Mag-religion na lang tayo. Dali lang naman mag-religion, eh. Pwede, broccoli. Ano na tayo? Start na tayo. Hallelujah, praise the Lord lang yan. Oh, send well, na. Sabi nga nila, tatlong Lord lang daw para umaman, di ba sabi ni Bes? Gambling Lord, Drug Lord, at saka praise the Lord. Tatlong praise lang yan para umaman. Pwera lang siya. Hindi siya kasama doon. Oo. Siya lang yung coming mouth. From the horse's mouth nga naman. Sabi niya yun. Hindi ko sinabi yun. Sa akin nyo lang bigay. Sa baba, may GCash number. Sa inyo na lang. Pang Wilfredos. Welcome kay ano. Ay, nawala si JT. Okay. Antikristo, kamusta na? Ano man sabi mo sa nakita mo? Nakita mo ba? Ay, hindi pa eh. Ay, hindi. Oo, ngayon ko lang na... Ay, ulit. Okay lang ako. Saan naman dyan? Ngayon ako naka-join ulit eh. Ulit. Ulit pa talaga. Revenue. Kala ko ba non-profit tapos revenue? Dollar yan? Canadian. Yes, Canadian. Pero ang laki. So, non-receipt. Non-receipted. Wala. 100%. Saan ba galing to? Ano ba to? Ng MCGI? Canada. 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 MCGI. Toronto. Diba? So, clarity.
qualified type nila pala doon, charity. 100,000. Yes. Hindi nilagay na religious, no? Hindi ba nilagay na religious? Ano? Tol? Hindi. Walang religious, charitable, no? Charitable lang. O, ang type of qualified nila, charity lang, oh. Hindi religious. Pero dito, ito nilagay, program activities, weekly worship services, ayan, okay. Yeah, ito, new program, MCGI feeding program, MCGI free stores, MCGI potable water project. Saan daw yung continue expand the above charity works in different parts of the world, particularly Asia, Latin America, and South America. Tapos charity, walang nalagay na expenses. Di ba ang galing? Diyan pa lang, may discrepancy na eh. Oh. Ayos. Receivable or receipted donation, zero. Non-receipted donations. Ano kaya ibig sabihin nun? Yes, yan dapat. Charitable program, zero. Napunta sa sinkhole ang putek. Diyan pala, kitang-kita na eh. Nasaan yung Latin America na pinagsasabi nila na charitable works? Nasaan? Oh, dito yung sweldo ng worker sana. Oh. Wala, blank. Wala. Zero. Alam na this. Masikap sila sa pabang sa ano, pad broccoli. Sila kasi ay bayang masikap sa mabuting paggawa, di ba? Oo, kaya singko. Bahala kayo diyan. Ayoko na ng mga ganyan. Okay. Aldred, makasalanan ng umaga sa iyo. Makasalanan ng umaga. Natawa na pala. Fan ka ba, Brad Aldred? Brad Aldred, fan ka ba ni Edgar Allan Poe? Yung short story. Galing mo. Anong literature niya ang paborito mo? Hindi ako kasi nalala ko lang kanina. Sabi ko, napaka ano naman ng username ko, Aldred lang. Tapos nalala ko si Edgar Allan Poe. Although, isang magandang story niya dyan, yung The Raven. Yung mababasa mo. Kasi forte ko yung literature, sorry. I'm a fan of literature talaga. Ah, talaga. Nalala ko lang nung college ako, sabi ko, ito nga gamitin kong gamitin kong Poe yung username ko, Aldred Poe. Yun lang, para medyo may shadow basic eh. Edgar Allan Poe. Tumalino yung pangalan mo. Oh, shout out kay L na taga San Fernando, Pampanga. Okay. Tepechay, hindihan ka pa. Ay, may update ako. Sige. Ano? Niyo. Di ba, itong mga last few weeks, medyo hindi ako visible sa podcast mo. Nakikinig lang ako. Yes. Tapos, meron akong officer na kaklose dati. Reach out siya, nakamusta. Kasi nga, naka-archive daw ako as inactive. Ayan. Tapos, syempre, parang since andito na, kausap ko na, nagsabi na ako na ng mga ng mga questions ko, bakit ganito si KDA, ganyan. Bringing up ko yung mga past grievances ko. Tapos sabi niya, ba't ganyan ka? Ano nangyayari sa'yo? Mas matagal ka pa sa akin, ba't nagkakaganyan ka? Iba na diwa mo, dinidemonyo ka na. Wag mo yung iniisip mo kasi pinapaisip sa'yo ng demonyo yan. Yes. So, tapos nagkaroon kami ng konting argument. Tapos maya-maya, nag-text sa akin yung isa pang officer. Sabi gano'n sa akin, oy bro, wag ka muna mag-aabuloy pag pag gusto mong dumalo, wag ka muna mag-aabuloy. Tapos syempre, nagulat ako. Automatic, it means suspension. Tapos sa isip ko, ako doon sa kausap ko officer. So, hindi pala ako pwede mag-abuloy. Inactive na nga ako, diba ako pwede mag-abuloy. Lalo kung hindi ako dadalo. So, aasa pa kayo, dadalo ako, hindi na. Hindi ako dadalo. Yun. Imbis na i-encourage ka nila. Pinagbawa. Ayun. In-update congrats, ko, di ba? Parang, ayun na. So, dun sa mga mga ibang closet, yun pala yung way, no? Sige, anuhin nyo lang, magsabi lang kayo, tapos syempre, mabubuisit sila, pwede kayo i-suspend, tapos sabihin nyo, lalong hindi ako dadalo. Ibalik nyo sa kanila yung accountability. Sige, sinasabi mo. Sino nagsabi yung hindi ako dadalo? Officer. Okay, sinasabi ko, huwag ka mag-abuloy, officer. Oo, tapos sinabi daw sa kanya nung
Worker kasi pa rin galing. Oh, print screen kasi yung conversation tapos sinabi pinasa dun sa worker. Eh parang bagong destino lang ata yung worker dahil nag-reshuffle sila. So ayun, tapos sinabi sa akin na wag mo muna pag-abuluhin 'yan pag ano. So yun yung pinarating sa akin. Eh sinabi ko naman, o di sige. Lalong hindi ako ka-attend. O di accountability sa kanila. So ganun pala, pwede pala 'yon. So doon sa mga closet sa mga ano diyan, pwede niyo pa lang gawin 'yon para accountability sa kanila hindi sa inyo. Pwede niyo ibalik na ah ganun. Sige, ayaw niyo pag-abuluhin, sinuspindin niyo ako. Lalong hindi ako ka-attend. O sa inyo na 'yan. Parang kayo magdadala niya. So kumbaga parang na, you turn the table. Dapat sinabi mo, ay, suspended ako, sayang, mag-aabuloy pa naman ako ng 500,000. parang abukan ka namin susundin, bigay mo muna. Kasi tumama ako sa loto, sayang. Ay, bawal pala yan, bawal. Sorry. Yung ano, yung tubo ng loto daw, ibang ano, may time deposit mo. Naalala ko kita. Lilinis. Brad Oli. Ah. Kasi 'di ba parang ganyan yung sayo, matagal ka nang wala, tapos gusto mo magbalik loob. Sinuspindi ka. Hindi ko nga alam eh, ang tagal ko nang dumadalo, 1 year mahigit na, tapos biglang mag-a-appeal ka po ba? Sabi sa akin. Uy, anong appeal? Hindi nga ako. Hindi niyo naman sinabing suspended ako. Doon ko lang nalaman. Okay, sige. Diyan na kayo. Ganun sila eh, no? Ganun sila magmahal. Ako naman, mag-report report ng mga yan dyan. Yung sabat suspension, di dumadalo. Hindi mo, wala silang maayos kasi na records eh. Kung minsan, hindi nagre-relay lang sila dun sa kung ano sasabihin ng officers, workers. Oo, oh, tama, tama. Doon sila... Let's say, limaw, di ba dumadalo ng ilang taon. Ayun, minsan kakausapin ka lang, tatanungin mo na kung ano ang pinagagawa mo sa loob ng dalawang taon, sa taon. Pag hindi ka umamin, kung ano yung mga kasalanan ang ginawa mo, so definitely baka di ka masuspend. Yan, pero kung umamin ka, that's ano, pwede kang pagtigilin muna sa pag-aulo. Ganun ang nangyayari dyan. Pero saka, right, ano ito, eh, mas nag-rely sila sa ano eh, no? Sa mga sinasabi ng mga kapwa mo, kapatid na ano ba to, doon sila kukuha ng feedback, doon sila magbe-base ng judgment nila sa feedback ng mga kalokal mo. Wala man lang, ano, hindi kayo nag-uusap. Magugulat ka na lang meron ng conclusion. Actually, parang gusto nilang, ano, kasi yung mga fanatic, sasabihin nila, ano, ah, hindi ako panghihinaan ng loob, lalo ako magpupursige na dumalo, magayos, para makapagbigay ako. Parang sabi nila, yung habang pinipigil mo, lalong nanggigigil na magbalik yes, to. Yes. Siguro akala nila ganun yung gagawin ko. Yung lalo ako magpupursige, ako yung magmamakaawa, ako yung makikiusap. Eh, hindi. Magmamakaawa. Oh, parang binalik ko. Eh, lalong hindi ako atin. Sabi ko, sige, sabi dyan kayo. Hindi lang ako atin. Ang unang response kasi dyan, manghihina kayo na, ay, parang ano ako, madumi ako. Diba? Tapos yun, nag-leave ako sa lahat ng ano. Okay, leave ako ay, lahat. Ay, nag-leave ka na? Oo. Oh, kasi nakamute lang naman yun. Hindi ko talaga pinupuntahan yung mga ano, mga group chat. Oh, nakamute lang siya. Tapos ngayon, nilip ko na lahat. Lang na akong tinira. Pati yung tindahan nila. Yung mga binibentahan nila ng mga pagkain. Meron kasing ganyan eh. Yung mga mga binibenta nila ng mga pagkain. Product. Sarap yung pagkain. Hindi. Overpriced. Tapos, sarap ba ito? Masarap. Ano ba? May pichi-pichi pa ba ngayon? Mahal pa nga. Ah, sumakit-chang ko dyan sa pichi-pichi niyan eh. Sa amin nga. Nagkarami yan mga ano, mga longganisa, mga frozen food. Oo, mga panis na. Okay. Sa amin. Pero ano na pala yung pichi-pichi na face out na? Red broccoli. Nabot mo yung bangos. Bangos sa south. Oo. Marinated. Maamoy yun. Dadali mo sa lokal, maamoy. Dadali namin sa lokal, nakakamahan, nakabarong kami. Dalang bangos. Basa-basapan. Malan. Wait lang, Ate Pechay. Sorry. Ay, broccoli. Broccoli. Wait lang, Ate Pechay muna. Sige. Ka ba, Ate Pechay? Dun sa, ano, sa inaano nila, yung ginagawa nilang encouragement ba yon para magbalik. Naalala ko lang kasi ang model palagi nila ng
ng pagpapabalik loob, yung istorya ng alibughang anak, di ba? Prodigal son. So, istorya nun, napakawalwal yung ano, yung prodigal son, ginastos yung mana niya na tatanggapin niya sana ano sa ama niya, ginawa, binigay na sa kanya, tapos nilustay niya, di ba? Tapos nung nagkahirap-hirap na, eh nakitulog na lang, nakikain na lang sa ano sa mga baboy, di ba? Tapos bumalik na siya eventually dun sa tatay niya. Oo, na ang sabi kay ano, ituring mo na lang akong isa sa iyong mga alipin na ganoon ang gustong pagpapakababa ng NCDI, eh. Pagka magbabalik loob ka, gusto mong dapat yung ano, yung mababa talaga, hindi ka na level ng isang anak, alipin ka na lang, ganoon ang gusto mong nilang pakita sa'yo na level ng pagpapakababa. Pero ang maganda noon, yung story, eh hindi sinabi na, sige, alipin ka na pala, eto na ang ano, ang walis, magwalis ka na ng bakuran doon. Di naman ganoon ang reaction ng ama, di ba? Ano ba yung reaction ng ama? Diba? Parang pinaghanda pa ata siya doon, di ba? Oh, di ba sinuutan siya agad ng singsing, tapos ang binihisan agad siya. Parang anak na ulit. Tapos pinaghanda pa siya. Winelcome siya nung nagbabalik loob, di ba? Yun ang reaction nung ama, abay. Tingin niyo ba nung pinababalik kayo eh? Ganun. Anong sinuot niyo? Hindi. Madumi ka, diba? Madumi. Ay, lumidumi ko. Kailangan mo kasi maranasan ng parusa eh. Yun ang ano dyan eh, yung ano nila eh. Kailangan mo maranasan muna yung parusa. Dinidisiplina daw, di ba yun ang sabi niya no, ni Best Dada. Yun yung kanyang word. Dinidisiplina. Idisiplinahin daw. So, parang sa abuloy, hindi nila tatanggapin dahil madumi yung ano? Mga gawain mo, ganun ba? Sa abuli lang naman daw, pero ganun, sa lahat ganun ng mga proyekto, yung mga pa-target po, eh, doon ka kukulipin. yung mga ano, tinda, ticket, mga ganyan. Hindi naman daw abuloy kasi yun, tulong na sa gawain yun, hindi abuloy. Yung abuloy nila, yung worship service at ano, Thanksgiving, pero yung iba, halimbawa, yung tulong mo doon sa project, hindi naman abuloy yan. Ano yan eh, tulong sa gawain. Eh, sa miscellaneous lang naman po. Sa pa pala na nakakatawa dyan, Brad. Broccoli, yung regarding dyan sa suspension na yan, tsaka sa lifting. Di ba, Ati Petcha, yung mahilig si Bes nung halimbawa, ano, ang style niya is, lahat ng ngayon na dumalo na suspended sa mga SPVB ito ginagawa eh. Lahat ng dumalo na suspendido na hindi naman gumawa ng kasalanang ikamamatay o ano, walang patawad, ay pinapatawad lahat. Ngayon, yun ang narinig ng isang suspendido na ngayon lang dumalo. Eh ngayon, tuwang-tuwa yung kapatid kasi, patawad na ako. Pero yun, doon lang siya dumalo nung ano. Ngayon, feel na talaga niya na talagang ano na siya, okay na pala lahat eh. Ay, pambihira, timing na timing yung pagdalo ko sa pasalamat dahil pinatawad agad ako. Ngayon, ilang lumipas ang ilang week, sinabihan agad dyan ang manggagawa. Brad, huwag ka munang matuwa. Hindi ka kasama dun. Hindi ka kasama dun sa napatawad. Ha? Ano may mga maraming gano'n na nangyayari sa mga lokal. Ganun, yung parang, maraming gano'n. Diba, Brad? Ano, Brad Soro Servant? Yung misunderstood nila yung sinabi ni Bis, nakasama sila pero hindi pala sila kasama dahil ang kasama pala doon dapat yung nag-appeal, yung may papel, yung ano, appeal for lifting. Eh kaso may mga suspendido kasi na dumalo, ngayon lang sa dumalo, tapos napakinggan nila yung sinabi ni Bes na lahat ng mga suspendido, patawad lahat, mas patawad. Akala niya kasama, so ikaw na worker. Brad, huwag ka muna magsaya dahil hindi ka kasama doon, hindi ka naman nagpasa ng appeal. Manlulungo na naman yun. Ano? Madidiscourage naman, sabi nung isang pambihira naman yan. Akala ko ba sinabi ni Brad Eli, patawad na ako. Brad, ganito kasi yan, Brad. Wala na. Hindi na naman uli dadalo yun dahil natisod. May mga ganun eh. Kung maraming ganun. Clap.
And sa club, besh. Oo. Oh, congrats kay Unlucky Gold. Nag-leave ako sa group Servant GC just now. Oh, may na-inspire ka agad, Aldred. Alaga. Congrats. Ganun ba? Ah, GS ba siya, no? Si Unlucky Gold, pareho pala kami. Nag-leave na siya. Na-inspire tayo. Pareho kami. Oh, shoutout Michael ako. Oy, Suki. Hello po kay 4X. 4X! Oh, wala muna tayong ano ngayon, ha? Ripple. Oh, nag-leave. Sakto. Baka may pumasok na foreigner pag diniscuss natin yung crypto. Oh, hello po, Sky. Dudugoy ng uso ko niyan. Sky, hello. Kamusta na? Oh, nawala. Nag-leave. Okay. Tingnan nga natin to. So, we have, hello, 16. 17 na sa ating live. Okay, so, yan nga sinasabi ko, sa religion, kung matitake nyo yung ganyan, na they will dictate kung papatawarin ka ba or what, sa mga kasalanan mo, unang-una, kasalanan ba talaga yon? Baka naman hindi. Yun yung mga risk mo. Tapos nakita natin yung mga pera saan napupunta sa ano, miscellaneous. Sa sinkhole. So, alam nyo na. Kaya pinopromote natin dito, it's either wag na kayong mag-religion or sumali kayo sa small religion lang. Yung community lang, katulad nung kay Brad Zorro. Anong sa tingin nyo? Agree ba kayo? O lipat lang sa iba? Agree ako dun. Agree ako dun. Oh. Kasi kung hindi mo naman sigurado yung papasukan mo, bakit ka papasok? Ano yung sense ng ano, sense of security? Yung kasiguraduhan, yung sense of assurance, kagaya niyan. Yung financial statement pa lang, magulo na para ng parang sabaw ng pusit na hindi maintindihan yan. Sa napupunta. E ba't ka papapasok sa ganun? Walang transparency. Better kasi na hindi okay, na lang or... Mas okay pa nga yun sa mga ano, yung mga legit na charitable institution, yung mga NGO, di ba? Na tumutulong. Yes. Kasi makikita mo yung yes. Ano yung transparency sa kanila. Tsaka kasi yung mga registered dyan sa SEC. Sa PNO. May accountability sila. Actually, mananagot sila eh. Sa mga donor, titignan niya ng ano, di titignan din niya ng government yung ano, yung nakakasakop na agency diyan. Pero sila kasi nagtatago sa shadow ng religion. Yung mga charitable kasi let's say sa experience nyo namin dun sa isang lugar dito. Palagi kasing nagsasagawa ng ano na charity doon sa mga libre na lugar, like for example sa mga indigenous people, kinol sila ng attention ng ano ng LGU kung registered ba sila. So kasi inaano rin yan minomonitor din ng mga LGU mga pumapasok na mga charitable institutions kasi siyempre, kailangan ma-monitor yung mga ginagawa nila, compliance ba sila, etc. So, kaya mas okay pa tingin ko sa mga ganyang ano. Saka siyempre, iniiwasan din yung mga basta-basta lang pumapasok sa mga libre dahil baka mamaya, ano yan, ginagamit ng mga NPAs. Well, ganyan ang madalas yan, di ba? Gumagamit ng mga, ano, ng mga NGO na hawak ng mga makakalimang grupo. Mm-hmm. Okay, may nagko-comment dito. Correct. May abulian na din kayo, Brad Broccoli. Oo, meron na. Ang tawag dito, ibuloyan. Ibuloyan. Dito sa worship service, may abulian. Para sigawa. Oh, hindi man kami niniwala sa worship service. So, magbigay ka Lunes, Martes, okay lang. Ibuloy. Pang ano lang to. Meron pa kaming ano rito.
Meron pa kaming offline 24K dito. Malaki-laki yun. Pero hiwaga yun, hiwaga yun. Oh, hiwaga yun. Kami-kami lang nakakaalam kung ano yung 24K na yun. Sa loob, walang makakaunawa. Sa labas lang. Oh, yan. Ibulo yan. Alam mo ba, love, kung magkano nang kinita namin sa GCash? Zero. Oh. Wala pa. Yung YouTube ko, $0.004 dollars. Yun ang kinikita ko dito. So, ayan. Huwag kang matisod sa aming ibulo yan. Pang Discord lang to. Saka ano. Di ba nagbigay si ano nung last time, 50 pesos. Ang nag-ano ako sa Nitro ng Discord, 265 something. So, abonado pa ako. Walang matitisod sa ibulo yan. Okay. Actually, gusto ko nang tanggalin kasi may nag-react. Ayun. Oy, Sky! Sky? Hello? Ikaw ba yung ano? Yung naniniwala sa mystic something? Sky? Okay. Baba ka na lang, ha? May hawak na bat kanina. Baka paluin mo kami. Baba ka muna, ha? Oh, makinig na lang sa live stream. Salamat sa Diyos. Nakatakot eh. Baka paluin ba. Okay. Ah, sino yan? Broly. Yung, ano, yung bagong reaction ni KD nun sa worship niya, feeling niyo sa Reddit na talaga yung pinatatamaan doon. Oo nga pala. Narinig niya na ba? Ayaw, hindi daw kayo nagpapakita ng mukha. Ano na eh. Yung mukha ito naman ko nila eh. Oo nga, yun oh. Nagtatago daw sa pseudonym. Ito na nga oh, nilagay ko na yung pangalan ko dito. So, hindi ko alam kung tayo ba yung pinapatamaan niya. Ay, malamang sa Reddit yan kasi lahat halos ito. Ang feeling ko dyan nakakarating na sa kanila yung mga reports na mga issues about sa Reddit for sure. Ay, ang nga pala. Worker. Tapos malamang yan, nai-report na ng mga KNP ang kay KD. So, malamang si KD nag-check na rin yan. Siguro, yung Reddit talaga yung natatamaan niya na nakatago na puro anonymous, di ba? So, hindi ka lang mapangalanan. Batiin mo na si Colin. Batian mo na si KDR, baka nag ano siya, nag nanonood siya ngayon. Hello. Oh, hello, KD. Oh, naalala ko, Broly. Sa pag-subaybay. Ah. Nung ano, nung pumunta dito yung ano, DS namin, sabi sa akin, ano mo na raw ako, suspendido mo na raw ako. Eh, nagpaalam na ako. Sabi ko, ay, hindi po. Hindi po ako ano, ayoko po suspindi kasi talaga po aalis na ako. Nagulat din siya. Kasi suspindido daw, wag mo na ako mag-aabuli. Eh, alam ko naman na nasabi ko talaga, sa loob-loob ko talaga, aalis na ako. Tapos, sabi ko daw sa isang kapatid, sabi ko, alam nyo ba, ano, may mga kapatid kasi tayo sa Reddit na ano eh, na tawag dito, mga naguguluhan, doon nag-ano ako ng mga problema, yung mga nagra-rant. Alam mo, ano sagot sa akin ng kapatid? Ang sagot sa akin eh, Diyos na raw ang bahala. Diyos na raw. Ibig sabihin, walang concern doon sa mga ano, mga nandoon sa ano. Saka imbis na sagutin yung issues, eh nagpo-call sila sa ano, sa ganong sagot na hindi nasasagot yung tanong eh, di ba? Kung may malasakit sila sa kaluluwa ng mga nandoon sa Reddit o kung saan mang group na papahiwala nila, sagutin nila yung issue, yung mga tanong. Hanggat di nila sinasagot yan, lalong dadami yan eh. Sigurado. Lalong maging ano yan. Tignan natin mamaya kung ano sasabihin ni KD. Medyo gigil siya eh, itong huli. No? Kuya Del. Oo. Oh. Gigil siya eh. Oo, tsaka ano yun. In fairness talaga, Broly. No? Ito, I really appreciate dun sa mga bubuk ng ano, na Reddit na subgroup na yan. Kasi may mga nakakausap din ako na nandiyan dyan. May mga personal problems, etc. Ano,
lumalakas ang, nakakaroon sila ng validation, mas lumalakas ang loob nila, like before na walang sila nakakausap, di ba? Kasi siyempre, yes, for how many years na ininstillan ka ng takot, ng pag-guilt trip, di ba? So, kapagligiran ka ng mga fanatic. So, what, ano eh, hindi mo may voice out yung ano mo eh, yung mga question sa duda. Ngayon, dahil follow na na-find out nila yung credit, lumakas ang ano nila, yung loob nila, at nagkakaroon sila ng decision making dun sa kanilang gagawin kasi nababalitin nila na dito sila nag-iisa, tama nga yung duda nila, tama yung question nila. Talagang ano, may dami na nakaraan mga umamin sa mga magulang nila, sa kapamilya nila, mga kaibigan. Yun, talagang ano na, lumalantad na rin talaga. Kaya, talagang salamat doon sa subgroup na yan, yung mga bubuo niyan. Sino mga kayo? Si CP, si Coffee. Ate Pechay, si Coffee. No, nahahanap ko ang Reddit. Hindi ko naman talaga yung hinanap eh. Na ano ko lang yan, na stumble upon. kasi ang talagang, hindi ko rin ginugel. Ang totoong hinahanap ko, hindi ko alam kung naaalala nyo, merong isang babaeng ditapak na kumalas. Tapos, ang ginawa niya, pinost niya publicly kung bakit siya, why I left ang dating daan. Yun pang ano niya eh. Why I left ang dating daan. Tapos, mayroon siyang rant na ginawa na hindi naman binasa ng buo nung pasalamat. Basta nabanggit lang siya na mayroon daw itong ditapak na to na ano, na kumbaga tumitiwalag nga ngayon na naalala ko lang siya nung kasi nga nung time na gusto ko nang kumalas eh wala akong mapagsabihan kasi wala eh ang buong pamilya ko kasi kanib eh tapos lahat ng mga kaibigan ko nasa loob hindi naman ako maiintindihan pag sinabi ko sa labas like meron akong mga kaibigan sa work. Pero hindi wala akong ka-close ng ganun sa nasabihan ko mabo-board lang yung mga yon. Sabihin lang ng mga yon. Eh di maganda malo ganun. Ano? Eh di mag-quit ka, ganun lang yun. Parang madali lang sa kanila, hindi nila maintindihan. So parang ako ang noon time na yon, hinanap ko yung naalala ko yung kapatid na yun. Sabi ko, kasi sa Facebook post yata, itsurang Facebook post yung finlash nila sa TG noon eh. So, ang ginawa ko, sinerch ko sa Facebook, why I left ang dating daan. Kasi yun ang ano niya eh, yun ang parang headline niya eh. Ang lumabas ba naman yung ano, yung why I left ang dating daan na Facebook page. Na puro ang pinopost nila doon, mga maka-NC ba? Mga kabastusan ni Soriano ganyan yung comics material ganyan. Mm-hmm. Yun ang mga naka-post tapos binasa-basa ko yung mga comments baka naglo-lurk siya doon kasi yun talagang hinahanap ko yung ditapak na yun eh. Mm-hmm. Na kasi ano siya tingin ko ang tapang niya. Kasi hindi ko magagawa yung ginawa niya na talagang pinublic niya, pinost niya sa wall niya. Hindi ko lang alam kung may nakakatanda sa inyo. Tapos, sa kakabasa ko ng mga comment, na sumpungan ko yung sila Yuli. Tapos, si Yuli ang topic ng post sa Reddit. Ganon. Uh-huh. So binasa ko, si Yuli pala, nagrebelde. Kumalas pala. Walang, bakit hindi ito pinag-uusapan? Sabi ko, bakit hindi ito pinag-uusapan sa mga pagkakatipon?
nagtaka tuloy ako, kumbaga na ano yung curiosity ko, bakit walang ingay tungkol sa, kasi nung kumala si Santiago, may ingay, si Puto, may ingay, lahat nung, ano, basically, lahat nung na, kumbaga, quote-unquote, nag-rebelde, ginawa nila ng, ano, di ba, ng ingay, sinirkulas, pinag-usapan, ginawa example na bad example, pero Yuli, wala. Sabi ko, bakit may news blackout? So, kinlik ko yung topic na yon na about Yuli, na doon ako napadpad sa Reddit. Tapos na yun na ano, nabasa ko na, sabi ko, ano, dito pala itong mga to. Mga nakatahan. I'm home. Oo, parang ganun. Alam mo, parang nakakita ako ng support group. Yes. Kumbaga, AA, alcoholic anonymous, kumbaga. Oo, mga ano to, mga kailangan ng therapy. Yun ang parang pakiramdam ko na ano, na tagpuan ko. So, yeah. Kaya yung ano, yung pagka-discover ko sa Reddit, hindi ko talaga yun yung talagang narinig ko kahit kanino eh. Na ano lang talaga ako sa kaka-search. Marami yun. Naging bunga ng ano yan, si Yuli, naging bunga sa Reddit. Kasi kay Yuli din ako eh. Madami rin. Sa comment section. Sorry, dito na ako naging... Pero hindi ako, ano, hindi ako na nakisimpatya sa kanya kahit na, ano, na nalaman ko, na nabasa ko na nagkaroon sila ng, ano to, ng, ang tawag dito? Nag-clash sila, nagkaroon sila ng discussion or pagtatalo with the KNPs and ano, na confrontation, ganyan. Hindi ko siya, ano, wala akong simpatya rin sa kanya nung mga ano time na yon, kaya hindi ako na-aakay niya sa grupo na yan. Yes, yun din yung unang reaction kasi ko. Si Yuli din kasi. Si Yuli din kasi ang nung time na buhay pa si Bes. Kitang-kita mo naman at that time na siya rin ang naunang nakinabang. Kaya wala talagang magsisimpatya sa kanya na matino. Kasi nung una eh, siya talaga eh, makikita mo, wala. Hindi ka talaga sisimpatya sa kanya kasi una-una siyang nakinabang eh. Hindi mo talaga makakuha na simpatya. Tsaka pag nalaman mo ng ano, medyo ano tong religion, kulto, excuse me for the word, eh, magpapatuloy ka pa ba sa dating daan, Char? So, yun nga, nanatili sila kay Bes. So, parang si Bes yung, di ba? Mas okay pa yung si Kristo. Sino ba yung mga unchurched? Yung mga unchurched. Oh, wala na silang religion, pero Kristo pa rin. May ganun naman. So, ba't ka pa? Christ-centered church. Third church. So parang saka weirdo parang sila yung kinecheck mission to sila Yuli. Makabes nga kasi. Weirdo sila Yuli. Oh, saka yung pagka makabes niya to the ano na next level na. Fanatic. Pinag-uusapan nila yung paksaan. Yes, yung parang ano, parang ginagawa na nilang padron. Yung parang ganun, si Bes lang ang mabuti, si Bes lang ang tama, siya lang may dala-dala ng karunungan. Eh pag ina-assess mo, pag pinakinggan ng ibang tao, grabe naman to, parang dating ay modern day Rizalista sila, yung parang ganun. Kung may ano man si Bes ng ganun, siya parang ginawang Rizal na yung dating na in-worship o something. Sila ganun na halos, kulang na lang yung function nila talagang best talaga. Tapos ang haba ng pagkakatipo, no? Six stars? Nag-uusapan, puro ganun. Kula na lang gumawa ng monument. Monumento ni Bes. Ang katwira nila, kung yung tao na yon nagdadala ng totoong aral ni Kristo, why not, masama bang maging fanatic sa ganun? Dapat yung tiwala mo, buong buo. So parang ano nga, sugo ng Diyos. Yan. So, yung okay sinasabi nila lagi, di ba, minsan yung ano, pagka nagpapasalamat sila sa mga kaibigan, mas mahal salamat sa Diyos sa ano, sa sugo, mga aral.
sinasabi pa din itong mga minsan na mas mahal ko ang sugo kaysa sa pamilya ko. Mas mahal ko si Barateli kaysa sa mga magulang ko. Ganon linyahan ba? Kasi daw si Barateli gagamit. Kaya kang dalhin sa... Gagamit ng sitas yun. So, pero yung asawa, gagamit ng sitas yun, Kuya Adel. Ang hindi mag-iwan ng ama, ina, ng ano sa akin, hindi karapat dapat sa akin. Kay Kristo yun, hindi naman kay Bess yun. Layo. At saka, Broccoli, ang isa din pala sa tendency ng mga fanatic na, halimbawa kayong sa MCGI, no? Halimbawa, kagaya ng mga nandi dito sa podcast, di ba, nakikinig kay Broccoli, no? Nanonood kay Broccoli. Ang una agad na sasabihin ng mga fanatic, saan ka dadalhin yung pinapakinggan mo? Saan ka dadalhin? Para bang kapag ka, sino yung pakikinggan mo, doon ka padadala kung dadalhin ka ba sa langit or sa impyerno? Ganon, di ba? Ganon yung usapan, ganon yung language ng mga ditapak eh, na ano, yung mga fanatic. Nako, kapag ka nakinig ka sa isang tao, kanila agad na ano, saan ka dadalhin yan? Okay. So Wilfredo, inuman tayo. Oh. Ganun lang. Lahat halos sa seryoso. Sa kaligtasan eh. Oh, pag naka 24 si Best tayo. Kasi dadalhin sa langit. Daw sa kaligtasan eh, sa langit. Pero yung ano, yung idea na yan na sinasabi nila na yan, tingin ko galing yan sa mga ano eh, sa mga matataas tapos nag-ugat-ugat pababa. Kaya lagi nila sinasabi, saan kayo dadalhin yan? Galing din sa mga ano yan eh, mga worker na ano. Kaya lahat na miyembro ngayon, ganun na yung paniniwala. Tingin ko ganun yan. Mm-hmm. Saka ba't di daw mangaral? Anong papangaral ko? Eh, ayoko na nga mangaral. Ayoko nga kayong nakikinig pa sa mga ganyan. Oh. Oh, ang gusto ko na lang, mag-share kayo dito. Pag-usapan natin. Gamitin nyo yung logic nyo kung bakit may ganyan. Ano ba pinag-umpisa ng religion? Oh, saan tayo papunta? It's either agnosticism or atheism. Or yung grupo ni Zoro. So, ayun. Ano pa pangaral ko? Logic na lang. Gamitin nyo. Search nyo sa YouTube. Parang Zoroastrianism na yan, ha? Oo. Zoroastrianism? Zoroastrianism. Pwede natin pag-aralan yung mga religions noon. O, kung paano sila naging ano din. Culture rin. Diba? Pero bawal kasi sa mga kasama sa MCGI yung gamitin ng logic eh, di ba? Bawal sa kanila yun eh. Dapat yung ginagamit lang yung logic ng leader, yung logic lang ni Bess, yung critical thinking lang ni Bess. Kung ano yung sasabihin niya, yun ang dapat para sa lahat. Dapat iisa lang, eh, di ba? Yun ang tinuro eh, iisa lang yung diwa. So kung ano yung diwa ng mga ngaral, dapat pinagdiwa ng lahat. Kaya kung yung mga ngaral, narcissist, pati yung mga members, ganun din. Napansin nyo to, yung kung ano yung personality ng mga ngaral, yun din yung personality na ipinapakilala niyan Diyos. Kasi isang ano diyan, great example diyan si Totoy Bibo eh. Nako, nakaka-stress. Nakikipagdebate dun sa ATS program. Pinagtatanggol si CTE, no? Ng Diyos. Eh yun ang problema. Tamay sabi. Mahirap talaga tibagin yung paniniwala na siya yung sugo, si Bess. So, paano natin ididibang yun? Ididibang mo lang na based on the Bible, then yung biblical na pag ang isang, ano, hindi ko kasi kabisado, hindi ako maano sa Bible verse. Eh. Ano yun? Yung pag nagsalita siya na ang isang propeta pag nagsalita na hindi nagkatotoo, parang huwag ka matakot sa kanya kasi bulaan siya. Eh, isa-isahin na lang natin kung gaano karami yung mga kabulaanan na sinabi ni Bess, di ba? Umpisa pa lang yung 10 to 15 years na darating si Kristo noong year 1999-2000. Maswerte na nga daw kung aabot pa ng 12 to 15 years. Eh, namatay na siya. Wala pa. O ano ba tawag to? Hindi ba't kabulaanan yun? Yun pa lang. O, tapos maniniwala ka. Eh, pag nga ang bulag na leader, umaakay sa kapwa bulag, pero sila mahuhulog sa hukay. O, eh, di pare-pareho kayo kasi nagpakabulag kayo eh. Bulag yung umaakay, pati ko nagpakabulag. Eh, di... Pwede kapahamakan kayo. Kasi hindi kayo nag-iisip. Ano, kung napapansin ng iba yan. Ako talaga napansin ko yan. Ang sabi ni Totoy Bibo, pag,
nagsalita ka tapos wala ka na sa ADD, sabihan ka, huwag na kayo maniwala dyan kay Broccoli at saka dyan sa mga hindi na membro ng MCGI. Mga wala ng espiritu yan. Mali na lahat ang sasabihin niya. Ganun ang ano ni Totoy Biboy, yung sinabi niya dun sa ATS podcast. Oo, ganun nga sa loob. Best na best nga talaga. Yes, ginagaya niya. Ginagaya niya si Best. Ante Cristo, sorry, may sasabihin ka. Ano napansin mo? Ay, hindi. Ay, yung tungkol doon sa sinasabi ni Kuya Adel yata, yung tungkol doon sa 15 years. Kasi inabutan ko yun eh. Yung sinabi ni Besyon. Yun well, yung Aldred mismo. Yun. Ah, Aldred pala. Na 10 to 15, maswerte ng araw kong 10 to 15 years. Ang iniisip ko, ba't di napapansin to ng ibang mga kapatid na yung nagbubulag-bulagan eh. Yung mga pinopoint. Sinabi ko rin yan doon sa Hindi ako, nung discuss ko yan doon sa DS dito na tumalaw. Hindi niya ako inano doon eh. Kumbaga hindi niya sinagot. Naalala ko pa, nung panahon na yan, kasi year 2000, talagang yan ang pinagdidikdikan ni Bes. Yung matuto na kayong magutom at kahit ano kakainin nyo para mag-survive. Tapos sabi ng mga kapatid sa akin, dahil bago lang ako yan, bro, nakakita yung mga damo na yan, kakainin natin yan yung mga damo. Kaya naging motivation ko yun. Pag nakakita ko ng mga damo, kakainin ko pala to. Damo, okay lang. Oo, tapos sabi ko, ano kaya gawin ko dito? Siguro dapat uhugasan ko muna para hindi ako magkaroon ng amoeba, mga ganyan. Dulutuin siguro, pwede, gano'n. So yun ang, nandun ang focus ko kung paano magsusurvive sa malaking kapikat yan. Tapos yung mga damo, nakikita ko mga... lahat ng dahon, ganyan. Pwede na to. Pwede na itong damo na to. Pwede na itong mga dahon na to. Yung sinabi ni Bes na yung kapigatian daw mangyayari tapos magdidildil daw tayo ng baka sa convention center. Ayan, kaya daw naghahanda raw siya. Nag-alaga ng ostrich. May ostrich pa ba doon? Wala na yata yung ostrich doon, no? Sa itlog daw ng ostrich, mga 20 na raw kakain. Kuya Del, di ba umiyak ka pa? Sabi mo sa parents mo, punta na kayo dito. Umiyak ka pa, di ba? Oo, yung 2001 yun, kaka-anib ko lang. Tapos, yung bumangga yung aeroplano sa Twin Tower, di ba? Mm-hmm. Yung sa 9-11. Oo. Tapos, nag-mass text yun. Mass text nung time na yun. Kasi, may cellphone na rin yun eh. Mass text na mag-ipon na raw ng mga delata, ng mga pagkain. Nag-ipon din ako niyan eh. Oo, tapos may nakalagay sa ulo. Pahayin ni Bartolini. Tapos anytime daw mag-ready na raw. Pabay lang sa panawakan. Na-expired nga daw yung mga delata. Totoo ba yun? Na-expired daw yung mga delata sa sobrang dami raw ng binili. Oo. Nag-hoard daw eh. Sa convention ako. Nag-hoard eh. Ang ginawa ko, tinawagan ko yung parents ko. Sumiiyak ako, hanip na kayo. Ayan, kasi wala ka. Nakaka-relate ako dyan. Parating na si Cristo. Umiiyak-iyak pa ako. Sabi sa akin nung papa ko, hindi pa darating si Cristo. Hindi mo kumuliwala yun. Hindi. Kasi pinag-ready na kami ni Bratelli. Alam niyo yung feeling na na-scam kayo, parang ganyan yun eh, yung feeling na na-scam kayo. Hindi nakaligtas si Besa ganun, no? Kasi pag ni-YouTube mo yan, yung mga nagpe-predict ng pagbalik ni Cristo, parang ang weird nila. Yung pala si Bes din, nagganun din. Kaso wala yata ng walang nakapag-record noon nung sinabi ni hindi ko makita sa YouTube, hinahanap ko eh. Sa bagay, pasalamat yun. May pinuna pa nga yan, 'di ba? January 1, 2001, mga ganun, di ba? May ganun daw na alauna daw ng hapon, ganun. Pinupuna ni... Pati pala siya, nakisama rin sa ganun, no? Pero playing safe yung sinabi niya kasi maswerte na 10 years, 15 years. Dito, nag-anap ni Lone Warrior to eh. Kasi di ba, Lone Warrior, ano to, na-anin, 90s. Yung mga ganyan, yung mga around 2001, 2, 3, 4 yan. O mga 3, ganyan, 4. Paraming mga kapatid niyan, pati sinabes. Di ko alam, gano'n yung feeling na, lagi nila sinasabi, malapit ang dumating, mga 5 years, 10 years na lang. Kasi si Brad Elita, double time na raw, no? Sabi. Uy, nawala ba siya? Nawala siya. Naka-mute si
Si Ben kasalita, si Kuya Adel, si Lenoir. Hindi siya naka-mute. Naka-ano siya, naka-open mic siya. Signal siguro. Hindi nagbabayad ng internet. So kung ito, panonoodin niyo yung mga podcast namin, ang dami na eh. Pag hindi pa kayo nagising dyan, ewan ko na lang. Isipin niyo, may point ba sila? Diba? Oo, saka mas nauna tayo eh. Doon sa mga bago, ha, yung mga nasa 5 years pa lang, kamukha ni Tote Bibo, 6 or 7 years ata siya, diba? Mas nauna tayo. So alam natin kung ano, kung paano, kung gano'n tayo kakapatetik na naghihintay na lang, malapit na dumating, ayaw magtrabaho, ayaw mag-aral, o diba? Galing tayo dun eh, ano nangyari, diba? O, so sineshare lang namin kung ano kami noon, kung gano'n kami ka-gullible, tama ba? Yes, kung gano'n tayo ka-katanga. Oh, gullible. Para maging sunod-sunura kung paano na-disable yun. Paano na. Oo, pero yung... ganun kami. Galing, magaling din kasi. Parang bunga na lang din ng ano yan. Bunga ng kabataan. Yan, isa yan. Tama yan siya. Mo, sabi so, nila. Kapusukan. Kapusukan, kapusukan. Yung iglesia ng Diyos, yung kapusig, di ba? Laging kawawa, ganun. Pero sa ano sa heaven, doon naman tayo. Mapalad yung mga inusig, di ba? So sa apalit, piniplay yung mga may binugbog, mga kapatid. Laging kawawa, nilusob na NBI. Mm-hmm. So, ilang weeks yung piniplay? So, sa utak mo, nga, inaapi tayo. Brainwash talaga. Tapos, diba may awit pa nga sila dyan? Brad Broccoli. Ang iglesia ng Diyos kailan may hindi magagapit ng kaaway pagkat kasama ang Diyos sa lahat. Diyos ikipaglaban sa lahat ng masama. Favorite ko din yan. Sa Diyos lang. Maganda yung kanta na yan. Tama yung sinasabi ni Don Wario. Tayo'y inaapi. Tayo'y dinadala. Napapakinggan ko yan noon. Naiiyak ako eh. Oo, kasi feel na feel mo eh. Oo, natutulang ang luha ko. Pero ang totoo, si Best talaga yung nang-away noong una. Kasi kung hindi niya sasabihan ng pastor ng demonyo si ano, yung isang pastor ng ano, ng religious organization, hindi naman siya didemanda eh. Ngayon, may finality na Supreme Court. Talagang libel ang ginawa niya. Diba? Pastor daw ng demonyo, biruin niyo yun. Oo, yung kay Almeida. Categorically. Oo, may ano na siya, may finality na sa Supreme Court. Kaya lang, lumabas yung hatol, patay na yata siya nun. Biruin mo, ang justice ganong katagal. Kawawa naman yung sinabihan niya ng ganon. Hindi pa siya. Hindi pa siya patay. Patay na ba yun? Bro, hindi pa siya patay. Lumabas yung ano? Sige. Hindi pa siya patay. Sorry. O anong lumabas. Oh. Pero hindi yun news sa iglesia kasi ano eh. Ano, kasiraan yun eh. At saka kay Almeida yun na parang nakalimutan na yun kasi napakatagal na nung bout natin laban kay Almeida dati. Ang pinaka-latest yung sa iglesia ni Cristo. Yun yung pinaka-latest. Pero yung kay Almeida nakalimutan na ng marami kasi yun. Pero yun ang naging guilty talaga siya. Yung lahat naman sa INC ganong katagal yung justice. Pero mo ganong katagal bago magbigay ng hatol. Kawawa yung tao, di ba? Namatay na nga ata si ano eh, yung pastor na yun eh. Eh buhay pa. Siya lang naman nagdaan. Si ano, si lalaki. Ah, buhay pa ba? Oo. Oo. Buhay pa yun yung sabihan niya yung pastor ng demonyo. Pero ano na naka-wheelchair na yun. Sabihan niya ng pastor ng demonyo. Tsaka that talagang defamatory. Ano, yung mindset talaga nun, noon, taga, pag, halimbawa, 90s ka na anib, ang mindset talaga nun is, ano, yun nga, ang pagkabataan ka talaga nun, yung, ka-ready ka na talaga na, hindi ka na magkakaroon ng relasyon, ganun. Pag ano nga nun eh, pag worker ka noon, that time, diba, babae ka, worker ka, ang style mo para makaiwas ka na maligawan. Kasi noon, manligaw lang eh. Suspended. Yung ano, yung portal, niya, portal no? Sim. Si
Portal scene yun. Oo, yung merong isang ano, may worker na nanligaw sa isang worker na babae. Tapos, ang siyempre, nung mga 90s, ang uso pa nun, ano pa eh, wala pang text nun eh. Wala pang... Beeper. Wala pang ano nun, wala pang internet, ganun. Ang padala nun, yung... Hindi, love letter. Fax machine. Love letter. Ah, fax machine. Ba? Oh. Fax machine, oo. Oh, narinig ko yung kwento na yan. Finax machine niya. Babae. Oo. Finax machine. Siyempre, yung babae na yun, hindi naman niya gusto yung... Hindi niya gusto yung lalaking worker na yon. Ang ginawa niya, Pinax machine, pinasa kay Bes. Ang bihira, sabi. Kawawa yung mga normal. Bihira sa aralan yun. Suspended. Oo, tapos. Sabi nga ni Willie, ang una daw itatanong mo sa isang babae, gusto mo daw manligaw, sis, marunong ka bang mag-fax machine? Para daw, in caso daw kung hindi ka magustuhan, wala daw fax machine, makakarating ka, ano? Nakakatawa yung story. Yung 90s yun. Yan mindset. Ba yung, ano, eh, ang nakasulat, yan ba yung nakasulat, ano, gusto kong mabuhay sa mundo ng kasinungalingan. Ay, hindi. Yung, ano, si Alfie yun. Si Alfie yun. Iba yun. Si Alfie yun. Alfie yun. Alfie yun. Yun yung naging pare. Yung mabuhay sa kasinungalingan. I-guess nga natin yun, Ton. Yung pare yun. Yung pare. Sana mag-guess natin yun. Oo. At hindi, debater na ng Katoliko ngayon yan. Parang si Gitgano style yun eh. Oo. Kasi dalawang ano daw yung iglesia na pagdaanan niya eh. Nasuhay pa siya, tapos naging iglesia ni Cristo, tapos naging ano pa, naging MCGI. Kaya expert talaga siya. Oh, yun yung nabuhay sa kadiliman, si Alfie. Iba din yun. Mga later na rin. Yung 90s na sinasabi ko, yung ano, yung fax machine. Nakakatawa yung story na yun. Fax machine pa, ano nun. Ay, wala. Bulljack agad yung ano. Eh, kasi yung babae, may iba ang gusto. Ganun na ano daw, sabi ni Willie. Iba daw ang gusto. Pero kung gusto siguro yun, ako hindi, na ipapax yun. Kaya lang, that time kasi bawal, kahit manligaw man lang. Ganun, mindset noon. So iba yung interpretation sa Biblia. Nako, ang daming ganyan sa debate group, nako. Isang Biblia lang pinag-aaralan nila, nagtatalo sila, nagsisigawan. May recording, iyan ako nga yan, i-play ko minsan dito sa atin. Nagsisigawan na sila tapos hanggang huli nag-aasara na sila kung sinong tama sa kanila. Ang toxic ng ganun, napaka-toxic. Toxic. Oo. Parang painting lang din kasi ang Bible eh. Parang depende sa perception mo kung paano mo siya makita. Kasi ganun yung nakita ko sa painting, di ba? Parang kahit isa lang yung nakikita natin pero kanya-kanya tayo na interpretation sa painting. So parang hindi naman dapat pag-awayan o pagsuntukan. Yeah, then din ako dati nun, toxic sa debate-bate nun. Noong bagong anit. Alam mo ba dati? Dati kasi pagka... Even yung sa mga boss, di ba? Kasi sila period ng mga fourth watch. Di ba? Tatayo sa bus na nangangaral. Pag kami nag-tempoan ako dyan, oo, hindi makakalap pa sa akin yun. Talagang didiscussionin mo yun. Oo, oh, hindi ba ako mag- ganyan din kami noon, Buya. Yung ano, yung mga nagtitexto sa ano, sa bus. Dati, kapag ka, ano ka daw, yung ano ka, worker ka, tapos nakaupo ka doon sa bus, tapos may nangangaral na fourth watch. Dati, kailangan, ang instruction daw talaga sa mga manggagawa, kailangan barahin mo yung dibatihin mo doon kahit na magkapahiyaan pa daw doon. Yun ang ano noon, yung time na nagkasagot MCGI o ang dating daan versus ano fourth watch yun, na rin yun, yung PMC, yung kay Periol, oo. May era kasi sa iglesia na yun ang nakasagutan ng MCGI. Yun nga nagkadibate nga noon sa ano eh, sa Palawan. Oo, yung babae. Yung nakadibate, si Danny yung nakipagdibate. Oo, yung showdown. Babae yung kaharap niya. Oh, tapos si Mel naman, nakaharap naman si Kiliaw. Si Kiliaw dun sa Hong Kong. Sa Hong Kong. Tinawag nilang gorilla si ano doon eh, si Kiliaw. Ay, oso pala. Oso. Pinersonal yun. Tapos si ano, si Periodil. Kiliaw. Oh, ganun. Ganun na ano, kachaman mo.
Oso at Gorilla. Dominim. Sa RJTV yun eh. Mostly sa RJTV. Yes, RJTV na mo tawa yan. RJTV na mga broadcast. Doon lahat ang tapos focus. Makakansan lang sila ang inaapi eh. Sila nga yun ang aapi. Grabe yung mga panglalait nila. Meron na rin nagka-call name sa akin eh. Sabi eh. Ang labi, calling names. Bore Collie. Ako, isa daw akong Bore. Bore Collie. Bore Collie. Walang hiya talaga. Mga walang hiya talaga. At ganyan kayo, calling names. Yan natutunan nyo. Yan ang natutunan nyo dyan. Dyan kayo magaling. Walang pinag-iba sa ano, tinawag nyo na kay, ano, kay Satan Tiago. Satan Tiago. Ayan din. Ayan sa kami na yan eh. Kung totoo kayo, yan ang natutunan nyo dyan. So maganda nga, wala pang... Magaling pa. Wala na lang may, may mabuting asal pa yung mga bata eh, 6 years old. Hindi, alam nila masama yung ganyan eh. Sila, tinotolerate nila yung panlalait sa kapwa. Diba si Bes nga sabi, eto si Caramel na walang tamis. Caramel. Wala raw tamis si Caramel. Sumagot naman yung isa, bakit natikman mo ba ako at wala akong tamis? So, pero yung mga ad hominem yan, makabastusan. Eh, syempre, that time, tuwan-tuwa pa tayo, di ba? Papalakpakan pa tayo. Yeah! Malakpakan pa sa, ano, sa apalit. Meron pang pito, meron pang mga, ano eh, hiyaman pa eh. Diba? Tapos yung mga, ta- yung mga kapatay sa pili. Yung mga, pag naanib ka dyan, mawawalan ka ng manners eh. Yung GMRC mo, makakalimutan mo. Totoo yan. Pag naanib ka dyan sa ano na yan. So, eh, sino ba nag-uso ng ano, ng pakit? Sino ba nag-uso ng pakit? Ano din, ay, oo, oh, isa pa yun. Buti na mention ni Ate Peche. Isa pa nga pala yun. Master Kibbs. Master Kibbs. Yes, yun nga, sinasabi ko kay Totoy. Kasi, siyempre, wala siyang basbas na pumunta siya sa mga groups na yon. Tapos nakipag-debate siya. Tapos yung ugali niya, ganun. Sinong maakay mo? Pagtatawanan ka lang. Diba? So, kung hindi maniniwala sa kanya. Kaya nga, style, kaya nga ang style ni DSR ngayon, diba? Parang hindi makabasag ng plato. Dahil na-realize niya rin siguro yun eh. Yes. Talaga nakakahiya yung mga pinagagawa noon na ganyan, ad hominem. Yung gorilla, yung ano, anghel ng demonyo, pasto ng demonyo. Oso. Wala talagang ano yan, wala talagang lugar sa ano yan, sa civilized na society. Iglesia ni Manalo. Oo, anak ng Diablo, iglesia ng Diablo, mga ganyan. Naririnig niyo pa ba rito yung si Ken? Kasi parang may nabasa ako doon sa Reddit na tungkol kay Ken eh. Di ba, ano siya, kabaliktaran siya ni Totoy Bibo. Tapos eh, biglang parang may comment doon na kaka pa naman daw siya kay Ken. Tapos eh, gano'n. Ewan ko kung anong meron. Ano ba nangyari doon? Wala ako alam doon sa... Ano, wala pa kasi ako account sa Reddit. Nag-check-check pa rin ako. Nag-ano lang, lurker. Siguro one of these days mag... gawa ko na account. OG. Pero matagal na akong nag-ano din eh, nag-lurk last year pa. Eh that time makapit pa ako sa ano, sa alam niyo na, medyo makapit pa ako, parang nire-reject ko pa yung mga nababasa ko that time. Hanggang sa itong si Broccoli na panood ko, tapos na syempre live, parang uy, pare-pareho kami ng ano, ng mga experiences. Eh una ko na pala kay Brad Oli eh, yung kung paano siya tinabangan. Yun, doon nag-umpisa. Pero iba talaga ang ano, iba talaga espiritu ni Brad Broccoli. Marami talagang mahalo ito. Hindi, nakarelate lang kasi ako. Pati sa kay Ate Pecha, yung story niya, naawa ako sa kanya. Oh, grabe naman. Eh, familiar sa akin yung mga ganun stories dahil GS ako. So, pero hindi ako nag-iisa. So yun, lumakas na yung loob ko. Doon lumakas yung loob ko. Okay, salamat sa Juice. Ay, yan. Ano yun? Tayo pa nga tinawag ng duwag. Ba talaga? Oh, hindi galing sa atin to ah. Babasahin lang natin. Yes, may nag-run to. Ngayon ko nga na nabasa to. Ngayon lang to. Ayan o, oh, an hour ago. Si War, okay. Mm-hmm. Yun nga, magpatanong daw. Katapangan. Yun nga. Ay, napag-usapan na pala to kanina. Paano nila masasabi Broccoli na duwag daw eh unang-una naka-live ka pa. Naka-live ka, di ba? Oo. O yung mga nasa Reddit, naka-live ka. Eh baka ano yan sa Reddit. Silang hindi... Ibig sabihin, sila ang duwag. Pumasok kaya sila rito. Nakalantad naman yung link nito eh.
Pumasok kayo rito. Kahit di na lang ano eh. Kahit di na kayo, lang. Kayong duwag. Mag-open sila ng ano, ng panuman. Si, ano, si... Oo, nakalantad okay, naman yung link dito eh. Di pumasok kayo. Pag-usapan natin yung mga ano nyo. Sinasabi nyo, di ba? Sinasabi nyo na ganyan kami, ganito. Chismis lang yung ginagawa namin. I-invalidate nyo sa harap namin na kami sagutin nyo. O, oh, kahit ano lang eh. Kahit sharing matapang lang. Matapang kayo. Tipong, di naman, di ba, sharing lang. De, ano mo, i-rest mo yung, ano mo, yung paniniwala, standard. Ayan, magpapromote na rin siya na. Natin, di ba, yung mga point of views. Pero na, hindi kailangan mag-debate o mag-taltala. Di ba? Yung ang point lang daw, kung may... Sila, ano, sila nga, walang open line eh. Wala silang linya na pwede natin tawagan, di ba? Yes. Kami, gusto namin tumawag dyan. Sige, pagbukas kayo ng linya nyo. Maganda yan. Mag-open kayo ng Zoom. Tatawag tayo. Oh, mag-Zoom kayo. Sige, bigay nyo yung link. Papasukin nyo kami. Maka-live. Magtatanong kami isa-isa. Yung ginagawa ni Broccoli, buti nga si Broccoli, tiba eh. Tatago, pumapasok ko sino-sino, i-entertain kayo. Never nyo kaming i-entertainin dyan. Na meron kay Zoom na pwede namin pasukan. Sabihan nyo pa kaming duwag. Sino nagsabi nun? Ikaw yung duwag. Hay nako. Pero pag pumasok sila, ba pumasok sila, ang i-discuss nila sa atin yung mga sabi ng Biblia. Tingin ko hindi rin tayo magkakasundo eh. Sige, okay rin. Ako okay ako dun. Broly, imi-mute ba siya na? Kukol ko si yun. Si KDR pag ano, imumute mo ba pag hindi mo? Oo. Kukol ko yun, mag-usap sa Bible. Sige, pag-usapan natin circular yung mga tinuro nyo doon. Kasi circular ano argument, nabasa sa Biblia, therefore, tama to. Eh, lumabas ka sa Biblia para mapatunayan mo tama. Diba? Yun nga lang tinuro niya, tol eh. Yung tinuro niya, tol, na si Kristo daw ang bagong tipan. Saan mo naman natutunan yun? Nakalagay sa Ebreo, si Kristo ang tagapamagitan ng tipan. Mediator ng tipan. Hindi yan tipan. At sa dugo ni Kristo nabubo, kaya nagtibay, napagtibay ang tipan. Tinuro mo na si Kristo yung bagong tipan. Sige, ituro niya yon. Sige, papasok kung sino yung ano dyan. Pumasok dito, ituro niya. Si KDR ba yung nagturo nakalagay ngayon? Nakalagay sa Ebreo. Sinasabi ni... Ang bagong tipan daw si Kristo. Si Kristo raw ang tipan. Yung lino-lino sa Ebreo eh, tagapamagitan siya ng tipan. O kung tagapamagitan siya ng tipan, siya yung tipan? Layo. Sige, turo niyo yan dito. Sige, pwede kontrahin niyo yan. Bible, pwede. Or si Brad Pero opposite po. Oh, opposite talaga sila niya. Nakikinig ako eh. Nakikinig ako eh. Natawa ako eh. Sabi ko, hindi niya alam na si Kristo yung tagapamagitan ng tipan. Ayun ang tinuro ni Bess. At yung dugo ni Kristo nagbubo. Oo. Nabubo yung dugo ni Kristo dahil sa tipan na yun. So magka-opposite talaga. Kaya napagtiba yung tipan. Opposite. Siya na raw yung tipan, si Kristo daw. O, turo mo dito, sige. Yung sinong MIC dyan, KNP. Kayo pa lang mas magaling eh. Bakit kayo nakikinig sa akin? Oh, magiging kayo mag-aral. Ganun lang naman yun. Magtayo na tayo. Oh, Toby, pa lang pag-uusapan natin eh. Salamat sa Diyos kay Toby. Nag-ibuloy ng 250. O pang ano, pang Wilfredos natin. Pang kape. Salamat sa Diyos. Pang kape-kape. Oo, kasi nakikita-kita rin tayo eh. O yung mga nandito, magpakita naman kayo sa amin, no? Aldred. Oo, oh, sige. Puntahan kita. Nandito lang ako sa bandang norte kasi. Pagbaba ako. Okay. Bagyo ba yan? Ayun. Diba? Kape. Magkano lang kape. Wala naman tayong kinikita dito. Yun na nga. So, kung papasok sila, ilalatag natin yung atheist point of view saka agnostic. Oh. Nag-aaral na kasi ako niyan eh. Toby, ako naman ilalatag ko yung ano, yung tinuro nila. Yan, kagaya niya si Kristo ang bagong tipan. Sige, sabihin niyo ngayon yan dito. Sabihin niyo ngayon yan dito. Yung tinuro mo, si Kristo ang tipan, bagong tipan. Sige. Sige, pasok.
May oras pa. We have 30 minutes. Pasok na. Mga oh, yung mga, oh, saka yung mga officials ang lokal dyan ang nakikinig. Pwede kayong pumasok. Yung mga GS. Wala nang screening to. Walang screening. Wala na. Parang ano na lang to. Do or die. Oo. Anything goes. Wala eh. Si ano, yung bagong ano Ken 2.0. Si ano ano yan? Nakalimutan ka na yung username niya. Oo. Oh, di yun. Pasok rin, di ba? Meron na chat-chat. Napansin mo yung araw ni mga tinetext na ni Katie, napaka-generalized. Magpunta ko baba, yung bayan, magpunta ko baba, magpapasalami. Oo. Diba? Ginawan mo ng video, di ba? Oh, puro mga masyadong generalized. Very basic. So, tsaka puro moron group yung ano, atake niya. Hindi siya, ayaw niya itakil yung mga personal things like mga ano ba, mga bagay na ginagawa ng mga dito pak na diwang malina, di ba? Gaya ng kapatid nang niya. Eh, yun, yun, ano yun, ang halay tignan eh. Imagine mo, babaladra siya pa kung nagbibio ng ano na ang daming motorbike collection ng ano niya, kapatid niya. Di ba siya nahiya sa mga members din sa loob na ano, nagwo-workforce na libre. Para nag-TTS na hindi bumili ng mamahaling sasakyan or gamit para lang may mautuwang sa gawain. Tapos, babaladra niya sila. Meron silang motor na ano. Imagine mo na ano lang siya. 950,000. Nahirapan siyang i-drive yung Harley Davidson niya galing Birap. Tapos, yun daw ay naging designing ano niya, factor niya. Kaya siya bumili ng Honda na worth almost 1 million. Anong putik talaga. Nakakagigil. Ewan ko. Ano yung pinanood ko yan? Kuya Adel, lulog yung madaling araw. Kuya Adel. Saka Kuya Adel, napansin ko din sa yung ano niya, yung ano yung kapatid ni KD niya. Parang insensitive siya, no? Parang hindi niya, parang wala siyang nararamdaman na ano ba, kung ano ba yung nararamdaman ng mga kapatid na iba. Parang wala siyang, kung bagas ano, walang delikadesa, di ba? Ganun. Yun ang nararamdaman ko sa kanya. Parang wala siya alam. Spoil brat, tinasari parang si Aaron. Ah, si Aaron, si ano, si JR, ganyan din yan. Ang style nila. Isa, si JR, ano, rason, ano, ampun din ni, ano, ni Best. Mahirap din sa religion, no? Pag marami kang kinikita tapos magpo-post ka ng picture, parang maging ready ka na sagutin kasi i-scrutinize ka nila na bakit ganyan yung mga leaders. Although, okay lang, mayaman sila, bumili ng motor, that's their money. Hindi naman natin sure kung galing sa kapatiran yan. Pero nandun yung ano, be ready na masita ka ng mga members. So, alam mo, wala naman talaga tayong pakialam kung saan nila gamitin yung mga pera nila eh. Ang hinahanap lang naman natin, huwag bawalan yung mga data pack na gusto rin ng the same things. Na afford din naman nilang magkaroon ng mga ganyan, pero pagka nakikita sa mga din na Starbucks na naman ano kung tinulong niyo na lang yan sa unfair, very unfair na alam mo yung ano yung mga kabataan sa amin de mga walang sweldo di ba nag-aaral pa lang kukonsensyahin niya na alam niyo mga ano wag lang kayong duman sa Tim Hortons ng ano once a day kasi di, ang kapihan kasi dito brand na popular yung Tim Hortons $1 ano over a dollar lang yung isang kape so araw-araw pwede kang bumili ma-afford mo ngayon na ano na babalingan ng ano ng mga mga workers na yung mga kabataan na may habit na bumili ng
ng isang bagay ng regular, inaano nila ngayon kung tinitipid niya yung wag na lang kayong magkape ganyan, mag o wag na lang mag-Starbucks ng kahit 3 months lang kaysa i-Starbucks niyo iano niyo itulong niyo dun sa ano, isimpan niyo. Ganon. Ngayon ang point ko is sinisilip niya yung personal na gastos ng mga ordinaryong kapatid at saka mga mayayaman and poor alike na gini-guilt trip ninyo kung saan nila gustong gastos. And yun eh, ano na, freedom nila yun eh. Pero, pagka tingnan mo naman yung lifestyle nung, ano, nung mga supposed to be na nagtuturo, eh, they don't walk their talk. Yun lang. Yun. In short, yun eh, ano, in short, pag sila pwede, pag yung iba naman, binabawalan nyo. Diba? Oo. Eh, wala naman talaga kayong pakailang kung ano eh. Sa local ko, sunshine ka agad eh, kapag, bumili ka halimbawa ng bagong, halimbawa may iPhone yung mahal yung iPhone. Sabihin agad ng, ano, worker na, uy, may bago pero ano, may, yun bang binili mo niyan, naitulong mo na ba sa gawain yung ganong halaga? Parang ganon, yung parang wala kang karapatan. But kaya bumili ng mamahaling bagay. Sisilipin kaya agad kung magkano ba yung naitulong mo sa gawain. Oo. Pakailan mo nila sa pera mo. Yun ang hirap kasi sa ibang mga reliyon naman. Oo, ganon ang ano, pinapakialaman lahat ng ano, kahit na pagbili mo, tapos obserba lahat, na agad, nakakatulong control ka ba. Yan ang masaklap yan eh. Oo. Pati yung niligawan mong babae, may pakialam sila doon. Pakialam nila, di ba? Papaalam ka. Yun ang isa pa rin sa pala sa ano. Isa pala sa nakaka-awkward din sa MCGI, yung ipapaalam mo pati yung pakikipag-asawa mo na matanda ka na eh. Magpapaalam ka pa. Ganon. Yung parang awkward din yung ganon eh. Di ba? Parang siguro ayan kung mga minor isang, didad. Ano, isa pero sa yung, mga marks ng kulto. Yes. Never seen. Mark ng kulto yan. Control. Brad. De, oo. Tingnan mo nga yung ano, yung LFD, FLDS. Oh, na kung sino yung ano, yung i-partner nung puno ina-assign nila. Oh, ina-assign ng ano, ina-arrange marriage nang 12 years old pa lang. Mhm. Di ba? Yung mga signs ng ano eh, ng mga pagkakulto, yung personal freedom mo. No. Ano, gusto nila may control din sila doon. Di ba nangyari yan kay ano, kay Will Santiago at saka kay Jane Angeles? Diba parang napasubo lang si ano? Oh, yun. Tama ka bro. Tama ka bro. Oo. Tama ka bro. Yun ano, tama ka doon. Yung tama ka doon sa sinabi mo na yan. Parang inassign lang. Pero hindi ako naniniwala doon na wala rin gusto si ano doon. Eh si Willy pa eh. Si Willy maraming nagkaka-crush doon. Kahit na gano'n ang itsura. Talino sa video. Oo. Hello. Hello. Hoy. Ay, tayo na. Dominim yan. Nakikinig daw yun. Oo. Si Kuya Will. Kasi. Gwapo naman yun. Maraming ano sa kanya eh. Maraming may crush doon. Eh, yun nga eh. Oh, kahit na yun sa ano, sa mga ano niya dati kasama niya na ano, mga worker dati na ano, maraming nakakaano sa kanya. Kaya lang eh ano daw, doon talaga daw siya nakadestino kay ano. Kay Madam. Kay kalauna naman pinagsasabihan si Willie na ano, tinawag na kung ano-ano, pati yung ano pangapag-aari, pagaro, grabe naman yung ano na yun, parang nakakaano. Pati yung pag ano nila yung ang mga private na bagay na ginagawa nila na ano, sinabi niya doon sa ano eh, sa pasalamatan pa yun. Hindi daw mabait si ano, Willy. Sinabi grabe na ano, hinihipuan sa loob ng sasakyan si ano, si Jane. Na, yun di ba? Romansahan. Oo. Parang dapat yung sa likod ng sasakyan daw habang nagda-drive yung driver doon.
sila daw sa likod, parang si Willie, gusto na daw makipag, ano daw, sabi ko, grabe naman yan, parang pati ba naman yan, sasabihin pa. Para lang para ma-down talaga si Willie. Para masiraan bang, si Willie. Oo, ganun. Oh, ang ina nga eh. Tapos pati yung cellphone ni Willie, sinilip daw, meron daw mga picture doon. Natawa ako doon eh, yung ano, grabe yung ano na yun, nangyari doon, yung 2009 ba yun? 2009 yun eh, 2009 to 2010 yun, yung kainitan ng issue na yun eh, na about kay Willie niya, pagkakaano. Kaya marami din nagalit. Ako dati, nagalit din ako dyan kay Willie yung pressing. Na ano nga yan eh, naabutan nyo ba yung time na tiniwalag siya na nag-ano pa, anniversary pa ng MCGI noon? Oo, oh, ang dating dan anniversary yun eh. Tapos nag-ipon-ipon sa Araneta yun nangyari. Coliseum. Araneta. Oo, oo. Kami no, nag-ipon-ipon din kami dito sa amin sa isang lugar. Madami kami. Tapos akala namin anong i-anunsyo. Doon pala eh, titiwalag na pala. Ibibigay pala si Willie kay Satanas. Yun, yun pala yun. Ibinigay na siya kay Satanas. Nadami na naman si Satanas. Oh, ito, ito. Wait lang, wait lang. Sagutin natin to, Badlon. Walang ginagawang masama sa inyo. Apa? Ano man sabi niyo dito? Kasi ako, parang niloko niyo ako eh. Parang gano'n ang sa akin ah. Na mali naman tinuturo niyo. Tapos yung buong kabataan ko, inano ko dyan, tapos wala lang pala. Ano lang pala. Pinirahan niyo lang pala yung mga members. Ganun yung sa akin eh. Na pati sa karir ko, sana masenso ako ng ganito, ganito. Di ba, Aldred? Ganun din sa'yo. Yes, parang, same na same. At kisising nga ako eh. Ng hugot. Dahil naniwala ako sa mga pinagsasabi ni Bes. Sayang kasi opportunity dahil bata pa ako noon. Eh ngayon, paano ko gagawin yun? May mga anak na ako. Hmm. Saka yung relationships, hindi na tayo close ng mga friends natin, family natin. Yun yung mga nasayang, di ba? Maraming nasayang. Ako eh, almost 13 years akong wala. Almost nung nag-work ako, 13 years up to 20 years. Hindi ko talaga kasama yung ano eh. Yung mga parents ko tsaka ano ko, mga kapatid. Kasi tumira ako sa local eh. So, nag-full-time ako as worker talaga. Kaka-start ko ng pagka-anib ko, tumira na ako sa local. Talagang literal na ano. Inilaan ang buhay at lakas para sa gawain ng Diyos. Kaya akin ano, napagsamantalahan yung kabataan ko. Para yung murang kaisipan ko noon. Dali ako na hatak pag ganoon sa nung mga sinasabi ni Brad. Although may mga natutunan din naman tayo, syempre yung mabubuti. Iwan natin yun. Pero yung iba nga, tulad ng mga sa debate-debate, dati, ano nga eh. Ito, yung pala, ano, umihingi ako ng sorry dun sa mga naanohan ko. Mga na-debate ko dati. Diba, doktora, dinedebate ko. Kaya ko lang na-realize. Ayan, doktora pala tong kausap ko. Kumbaga, syempre, dalat lang ano eh. Ayun, sorry sa inyo lahat. Ako, tito ko, sinisigawan ko pa nun. Kasi, di ba, ano, in-style the best, di ba? Tapos ginagamit pa namin ano, wag ba't ka sumisigaw pag ganyan ka? Ka sumisigaw, hindi mo kailangan sumigaw, hindi mo kailangan mag-custom body. Kaka ang kakatwiran na yung, eh bakit masama ba sumigaw? Oh. Sige, basahin mo sana masama sumigaw. Babasahin mo. Babasahin mo pa yun. Umiyaw ka ng malakas. 58 mo nun yung tayan. Yan ang babasahin. Umiyaw pa nga, oh. Tapos lakasan pa. Mga katwirang natutunan natin kayo, best. Puro Biblia. Ako naman, ano, broccoli, ibabalik ko yung tanong sa inyo. Anong ginagawa naming masama? Ito bang ginagawa namin masama pala sa inyo? So, inaamin nyo lang, dinajustify nyo lang na yung lahat ng ipinaglingkod namin ay masama. Yes. Lahat ng ginawa namin nung nandiyan pa kami sa kulto ay mali. Dina-justify nyo. Kaya nagtatanong kayo ng anong ginawa ng MCGI na masama. Ganun ba yon? O ganun lang naman, turning the table, ibalik lang natin sa kanila yung barahan nila. So ito, masama. Yung kinukwento namin, pinaglingkod namin dyan, masama pala. Kung mabuti ginawa namin, hindi nyo kami pagsasalitaan niya ng ganyan. Anong ginawa ng MCGI sa inyong masama, di ba? Ganun ang pinag-aano nyo, pinangangalandakan nyo.
o yung ano sinasabi namin dito, masama sa inyo. So masama pala ikwento yung mga pinaglingkod namin dyan. Diba? Na ako, kamuntik akong mamatay, kamuntik akong matuklaw ng cobra. Tawag na nga rito sa akin, Cobra King eh. Oh, dahil sa mga papanatikuhan ko sa inyo. Kayo kaya maano, humarap ng cobra, baka manigas kayo, wala sa oras. Oo, sincere balik lang, talaga. Turning yung, the table lang. Yung paglilingkod natin, napaka-sincere talaga noon. Eh, namulat na lang tayo. So, ano bang contribution natin sa ngayon? Eh, di nag-aaral tayo ng ano, salita ng Diyos. Ano bawa? Ito. Ito, tinuro ba ito ni Bess? Oh. Ang DNA ng humans is almost 99% identical with chimpanzee. Tinuro ba yan sa MCGI? Oh, may isa pa, yung bonobo. Hindi niya tatanggapin yan. Hindi niya tatanggapin yan. Bonobo, 98.7%. Yan ang pinakamataas na. The same with humans. Kasi yan yung nakikipag-communicate na eh. Yung bonobo. Merong ano yan eh. Parang experiment. Aral-aral lang tayo. Marami pang pwedeng pag-aralan sa science na hindi naman pwedeng Diyos na agad ang gumawa. Created. Bakit ganun? Diba? So, yun ang contribution natin. Ang sinasabi natin, mag-aral din kayo. Ako, sabi nga na, the more you know, the more you don't know. Ang dami pa pala. The more you know, the more you ask questions, the more you suffer. Kasi magtatanong kayo, parang ang lalim na nito. Lalim. Pero that's okay kasi, kumbaga, nabibigyan ka ng knowledge eh. Hindi ka nakastuck, hindi ka stagnant na ganun lang araw-araw ng buhay mo. Yun yung routine mo. Diba? 6 hours ba? 5 hours every prayer meeting or worship. Maging self-righteous ka pa. May picture na gano'n na binasa niya yung buong Biblia. Umilaw siya eh. Parang siya yung enlightened one. Siya yung nakakaalam ng lahat. The chosen one. Huwag gano'n. Diba? O yun ang gusto nating mabuksan sa mga nakikinig sa atin. Isip-isip din. Marami pa silang malalaman. Mag-raise ng awareness, di ba? Na hindi dyan. Kumbaga, there is more to life than being marami in MCGI. Sobra. Napakarami. Sobrang dami. Ako nga, ang siguro ang regret ko is parang saya dapat noon ko pa nalaman na gano'n. Para maaga ako nakawala. Kaso late. Dito lang eh. Saya nga eh. Dala ka rin kasi ng ano yan. Dala ng kabataan. Siyempre pag bata ka, konti pa yung information na natatanggap natin. As you grow. Mapapakanta ka na lang minsan ng ano eh. Kung tinapos ko ang aking pag-aaral. Ano yan? Gusto niya ako. Pag naalala ko yan, isa yes. Sa ano ko eh. Greatest secret. Kung tinapos ko ang aking pag-aaral. Di sinsanay, meron na akong danggal. Naiharap sa'yo. At ipagyayabang. Hindi lang pag-aaral. At i-love life. Dami kang gumigap na mga... Pinagpapasalamat ko lang dyan, Broccoli. Maaga ako naka-exit. Mm-hmm. 24, pumasok ako ng kolehiyo. 24, pumasok ako ng college. Lakasan ko na ng loob ko, sabi ko. Parang no turning back, pasok ako ng kolehiyo. Hanggang naka-graduate, hanggang naging professional. Parang ganun na lang sabi ko, may regret pero nag-guide pa rin ako sa tama. Parang ganun. Buti na lang. Kasi dati, nag-i-expo kasi dito dati, nagpupunta dito dati si Bessie sa amin. Tapos nag-i-expo yung every year yata pumupunta. Ngayon ako kasi noon talagang pumupunta ako sa mga expo. Hindi pa ako member noon.
Tapos doon sa barangay namin, akala ko ako lang yung ano, ako lang yung ako lang yung nakikinig. Yun pala, paglabas ko, pagsakay ko ng jeep, may kasama ko na nakasabay ko doon na meron pala akong kaidaran, kapareho ko ng edad, na nanonood din kay Bes. Ngayon, tap kami na, ah, ganun pala, nakikinig din ka rin pala, oo. Every year, eh, pumunta kami sa ikaw, magkasabay kami. Pero, sa aming dalawa, ako ang naanib. Ako ang naanib. Siya, hindi siya naanib eh. Hindi siya naanib. Ngayon, ang nangyari, ako, dito pa rin, pero siya ngayon, abogado na. Yung kasabayan ko. Sa amin, pang bihira naman to. Abogado na. Siguro lang, warrior, ang isip-isip mo dati hindi, noon. Hindi siya ano? Nag-o, parang kung, oh. Akala ko, ano, parehas kami, parang kaidaran kami, pero ako pala yung ano mas naging ano kasi umanib talaga ako at nagpadoktrina talaga ng pabautismo. Pero siya hindi siya hanggang pakikinig lang talaga siya. Hanggang ibig sabihin na Lone Warrior. Niya, parang naging, ano, parang ikaw yung noong time na naanib ka, parang feeling mo noon ikaw yung advance, parang syempre maliligtas ka, syempre yung isang hindi, 'di ba? Oo, ganun ang ating ano noon, assessment ko. Ganun ang assessment ko kasi ano ko rin yan kasi nung panatik pa ako na siya naging abogado pero ako naman ang nakasumpong ng ginto, nakasumpong ng kayamanan dahil sa aral at peki pala. Ganun yung mindset ko na sabi ko pero ngayon narealize ko napaka-engot. Siyempre nagtanong ka, totoo ba yung impyerno? Totoo ba yung langit? Nagtanong ka rin, 'di ba? Pero saan mo hinanap yung sagot? Sa Biblia din. Hindi sasabihin noon, oo. 'Di ba? Oo. Kaya kailangan talaga mag-ano eh. Mag-Biblia lang. Natanso tayo, Brother Lone Warrior. Oo, kasi si Bes lang kasi dati naman yung ganung style na sa lahat naman ng mga ngaral kasi na nakita mo. Eh, siya lang yung style na gano'n, yung sasagot talaga Biblia. Tapos ang bilis pa, gano'n. Iba kasi walang ano eh, hindi, walang dating eh, yung mga born, ano, yung mga pastor na healing, yung sila Almeda dati, gano'n. Kaya compelling talaga na maanib ka kung logical ka na, ano, na tao, maanib ka kay Bes kung talagang siseryosohin mo. Pero later on, marirealize mo na lang na marami pala siyang mga sinabi na palpak, kagaya ng mga hula-hula niya na malapit nang dumating, yung pagiging doomsday cult niya, na hindi naman niya direktang sinasabi na ano talagang petsa, pero feelings, ano siya, playing safe siya eh. Hindi siya kagaya ng ibang mga doomsday pastor na sinabi talaga, limbawa kagaya ng 2001 na ano, eh sa kanya naman ibang style niya, medyo ano siya eh, playing safe. Hindi siya talaga naglagay ng talagang petsa para in case pero na mapamali pa rin eh. Wala naman akong sinabing tiyak, diba? O sablay pa rin, pero marami na siyang nasirang mga buhay doon. Oo, marami na. Eh, hindi na, na ano, wala nang naging plano kasi ano na anytime. May kanta pa diyan, kay Rami na winasak na tahanan. Meron ba sa inyo nakakatanda no sinabi ni Brad Eli yung tungkol sa ibang ano parang sa ibang bawa sa Mars ba't natin problemahin yon or yung mga space exploration eh dito sa mundo. Naalala ko yan. Dito yan. Di ba meron sinabi si Brad Eli nan? Naalala ko yan. Ba't daw problemahin yun? Hindi naman natin daw ano yun? Maabot na. Hindi daw natin maabot yun. Ba't pa natin problemahin? Pero ang point ko dyan sa akin, parang dati nung time na pinapakinggan ko yan, ano siya sa akin, parang papaniwalaan ko kasi totoo naman yung sinasabi ni Brad Eddie, parang ganun. Pero merong isang point pala na hindi natin naiisip na kaya pala yung mga scientists, pinag-aaralan nila yung sa labas ng space. Kasi may time na yung mga asteroid na yan, baka mabanish yung mga tao dito sa ano, pag tumama sa Earth. Oo. Yun pala yung isang ano, na hindi naman naiisip ni Brad Eddie. Tayo pag wala. Oo. Totoo. Saka ilang beses na rin na may dumaan na asteroid sa atin, napaka so close. Too close. Meron yung kaya, marami na rin yan. Ang point ko lang doon, meron pa palang dumaan. Katwiran na ano, may katwiran pa pala na hindi lang natin makikita na or maririnig kay Brad Eddie na mas dapat nating magtuunan din ng pansin. Hindi lang lahat na kay Brad Eddie.
Saka isang punto, naniwala siya sa mga doktor eh, di ba? Sino ba nakaalala rito na may bara sa puso dati si Bes? Yung nagkaroon siya ng heart problem, kinukwento niya yun. Rheumatic heart disease. Ano, niresetta? O, rheumatic. Sinabihan siya ng doktor na, sabi niya, itong ano na to, itong gamot na to, ay bago. Sabi ng doktor, ano yan, Dok? Ayaw mo na magpa-opera, eh di ito na lang gagawin natin. Ano yun? O, uminom ka ng ganito, aspirin, pertaining to aspirin. During that time, hindi pa nila alam kung ano yung beneficial ng aspirin sa heart. Pero naniwala si Bes sa doktor niya. Kaya gumaling siya sa heart condition na yun, di ba? Pinaniwalaan niya yung sinabi ng doktor. Sabi nga nung doktor, ito hindi pa to proven ha, pero susubukan lang natin. Ayaw mo naman magpa-opera. Takot ka ng ganito, ganyan. O sige, gawin natin to. Uminom ka ng ganito, high dosage ng aspirin. Gumaling naman siya. Kaya lang, nagkaroon siya ng ulcer, parang ganun. Dahil yun ang side effect ng aspirin. Ulceration. Yan ang dangers of religion. Isang punto naniwala siya. Diba? Pag naniwala ka sa mga ganyang supernatural, kahit anong dasal mo, ipagdasal nyo. Diba uso yun? Pag-pray mo naman ako. Wala namang naging effect sa'yo. Siguro, psychological lang. Yes. Kaya galing ka. Kahit kami, tol, yung pastor namin na-operahan sa heart eh. Limang artery ang bara ha. Inangioplasty siya. Ay kung hindi siya naniniwala dun, okay lang yan, out na ako sa hospital. Parang ganun, di ba? Oo, magtiwala ka sa doktor mo. Sundin mo. Inoperahan pa rin siya. Yes. Ganun yun. Siya lang naman yung matapang na nagsasabi na, may sakit ka ba? Uminom ka ng ihi. Di ba? Si Bes lang naman yun. Oo. Tapos pag tinanong mo naman siya, uminom ka ba ng... uminom ka ba ng ihi mo? Sabi niya, may pampagamot ako eh. May pampadoktor ako, may pambili ako ng gawin. Oo. Pero no. Ano ba, Lone Warrior? Tinanong talaga eh. Anong lasa? Anong lasa? Sabi, mapakla. 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 Meron ba doon yung naglagay ng sa rep para madami? Nilagay sa rep para madami. Maraming ano dyan. Remove waste yun. Nakakatawa na mga gamot dyan ang sinasabi. Kwak-kwak doktor na eh. Niyo ba yung mayroong pastor na merong pastor na nagsulat inatake si Bes. Meron 'yon si Pastor Gavino Tika. Pastor Gavino Tika, yung libro niya Mapanghi sa Dating Daan. May libro siya noon. Nandoon nga sa ano 'yan sa mga galit na galit si Bes diyan. Yun, yung Gavino Tika na 'yon. 'Yun yung nag-expose kay Bes na nagreseta daw ng urine therapy. Nagsulat siya ng libro ukol doon attacking Bes. Galit na galit si Bes doon sa Pastor Gavino Tika na 'yon. Nakakatawa yung ano na 'yun. Para daw makaiwas sa sakit, kino-commercial niya. Para makaiwas sa sakit, drink your own juice. Galit na siguro. Ito sinasabi ni Broccoli na pasalamat sa juice. May pinanggalingan yan eh. Own juice. Sinabi niya, drink your own juice. Tapos yung ano. Thank you na lang. Marami na siya ano yung juice. Salamat sa juice, 'di ba? Yun pala yung yellow juice. Yung ano ni Broccoli may pinanggalingan yan. Tapos si Bes dati. Ay. Oo. Ang isa pa pala sa mapapansin mo sa MCGI no, wala silang pinapublish na aklat. Yung aklat na kagaya sa mga iglesia ni Cristo, sa Badista, meron si Bes. Yung title ng libro ni Living Behind the Doctrine of Christ. Doon nga nangyari yung ano, doon nga siya pinunana ang nilagay niya, grammatician. Grammarian yun, hindi grammatician. Pinunasa ni Ramil Parba. Anong grammatician? Ang magician? Grammarian yun. Muntik na maging beauty. Kaya nagkaroon na siya ng proofreader eh. Di ba later on, nagkaroon na siya ng proofreader kasi para hindi niya na
Eh, lalo na yung isa dyan, si DSR. Ano, King of Egypt daw si Moses. Oh, hindi rin na proof. Oh, King of Egypt. Oh, oh, di ba? Alala niyo yun? Si King of Egypt, si Moses. Next post ni Willie, naririnig ko siya. Oh, yung mga ganyang bagay. Oh, mag-isip-isip lang kayo. Mag-isip-isip lang kayo, uy. So, yan ang magandang maitatak sa listeners. Mag-isip. Nakita ko na yung ano, yung Leaving Behind the Fundamental Doctrines of Christ. Oh, Leaving Behind. Si Puto ang ano niyan eh. Si Puto ang ano niyan, yung parang pinaka ano dati niyan. Siya talaga yung nag ano nan nagcompile. Tapos siya rin ang yung nagpaano niya, nagpa-print. Ganun siya yung gumawa kasi si Puto at that time yung ginawa yan. Malakas na malakas pa si Puto noon. Parang siya yung pinaka ano? Pinagkakatiwalaan sa computer. Kasi that time, hindi pa masyadong ano yung computer that time eh. Eh, tingnan, nakakatawa yung ano na yan, libro na yan, puro caricature. Parang hindi mo mainti, ano, parang bata yung gumawa. Sino mas, nabuklan mo ba yan, Brad, ano? Brad, ano, Brad Soro? Nakita mo ba yan personal? Ako kasi nakita ko personal yan eh. Nakakita ako ng libro niyan, kaya lang, kaya lang binbenta lang yan sa Apalit noon. Hindi yan napunta sa mga Christian bookstore, sa National bookstore, walang ganyan. Wala nga ISB ata yan eh. Walang ISB, yung registration sa ano, walang ISB yan. Wala. Pero na-publish pa yan ng ano, kumbaga na-publish ng isang publisher. Yung ano, ADD Publishing House. May publishing house sila. Yun lang. Ano ba yan? Oh, in-house. In-house. Sila rin bibili. sila rin bibili. Baba rin sa lokal. Pero hindi pinamot yan. Lagi namang ganun eh. Within the organization lang umiikot yung lahat ng ano. Parang movie ni KDR. Lahat. Ewan ko kung kinorek nila yung grammatician dyan. Mahiling sila sa ganyan, yung gisa sa sariling mantika. Sino sa inyo nakaalala dati nung ano, nang inilabas sa MCGI yung Believer Magazine? Pero ano yan? Relikyas na din. Oo. Yun, ano yun eh. Sunod-sunod yun eh. Doon pala sa ano na yun. Napakaraming palpak. Yung sa ano na yung Believer Magazine. Ano, may mga quotes dyan na yung alam mo yun, yung minsan sinabi ng Pantas na itinranslate lang sa English. May mga quotes dyan na hindi naman talaga silang original na pinanggalingan, ipinlagiarize lang. Grabe naman. Oo, akala ko sinila, napakadali ng publishing, hindi ganun. Meron kasi ako nabasa na quote na nabasa ko na dati sa Reader's Digest. Na tumatak na sa isip ko yun kasi maganda. And then, ano pa ako noon, nasa high school pa ako noon nung mabasa ko yun. Tapos nung naanib ako, na-recall ko na ito, bumalik sa alaala ko. Kaso, ano, si Soriano nang nag-claim na siya ang sa kanya galing. Pero wala naman akong inano noon. Hindi ko yun kinalkal or wala. No, wala lang sa akin. Oo, pero looking back, parang naisip ko, ano pang kaya mga ibang mga ano, yung awit nga lang sa himnaryo eh. Diba? Dami pinagkukuhaan niya mga yan. Ano yun? Ano yung pineplay yun? Yan. Huwag nakikita yung video. Tawa pa ng tao. Nagkatipo. No? Huwag nila sabihin na sila original niyan. Si Ora, tinatag yung iglesia niya, 1933. O 1923. Totoo ako sa video na yan. Huwag nilang. Huwag nilang anuhin yan. Ewan ko, love trip ako siya. Tawa ko siya nagsasaya. Nasasaktan si Totoy Bibo dyan. Okay. Oh, puro tayo chismis dito. May choreography pala siya, di ba? May choreography. Oh, wait lang si ano.
Mr. J, nagtatry mag-send ng pera. Gcash. Sabi ko, next time. Sige, next time na lang, bro. Hindi pa pala na-verify kasi ayoko ibigay yung phone number ko talaga. Kailangan pala i-verify yung Gcash. Yes, sige, yes. sige, next time. Salamat sa Jukes. Suspindido muna ka mo siya. Kung muna kayo. Pa-target na lang. Dala lang sa, ano, sa local fans na lang po kayo. Magbabayad po tayo ng, ano, ng renta. The fund. Narito po yung ating group servant, si Brad Aldred. group servant natin. Oo, oh, dami ko abono dyan. Ha. Totoo lang. Ha. Lagi ako nag-aabono pag yung ano, hindi ko namin nag-gasos ko yung dapat kong pera. Ina-abono ko. Bubuisit tuloy kapag nalala ko. Grabe, no? Madaming tulungan dyan. Dito sa atin, isa lang. Ibuloyan ang tawag. Wala sana matitisod kasi this is for ano, papakita ko lang kay Mrs. ko na oh kumikita ako sa YouTube para makapagpatuloy tayo dito. Kung hindi sa labas ako papatuloy. Oh, kailangan natin. Papakita ko lang kay Mrs. Okay. So sagutin niyo nga muna yung ano, what's the difference between agnosticism and atheism? Yun yung gustong i-topic ni Brad Toby. Pasadaan natin before we end. Ano bang idea nyo dito? Agnosticism. Ako, pagkaintindi ko yung atheism, ano na yon, totally, wala nang Diyos yun. Hindi na naniniwala sa divine providence at saka sa divine deity. Samantalang yung agnostic, 50% oo, 50% na hindi. Okay. He ewan cannot know for tama sure. Tama ba ang definition ko? Tama, yes, tama. Yes. He cannot know for sure. Yung iba, any idea po? Yeah, similar to ano what bro Zoro Servant said. More of ano ako eh. Hindi, not necessarily biblical God o Christian God. Pero I believe na baka mayroong source of life. Kung sino man siya, not necessarily yung biblical God, pwedeng yung God na hindi pa natin alam, mga ganun, or creator, or source of deist life, deist. Everything ganyan. Deist, yun, yun. Kaya may natutuhan ako dun sa ano, yung dating Ispo. Guest, eh, si Sispo. So medyo ganun yung sa akin. Eh, Sispo. Sispo. he doesn't intervene. Oo, parang ganun. Parang bahala tayo dito. Dahil binigyan naman tayo ng utak. Paganahin natin, kumbaga, parang ano pa ba yung gagawin niya, may utak naman kayo, hindi gawin yung ano, based on your logic and critical thinking. Parang ganun yung sa ano ko. Okay. Ate Pechay, sige po. Sandali lang ah. Saan babasahin ko? Wait. Ano ba yan? Sige. Nawala na. Ito, here's a definition of agnosticism from Merriam-Webster. Agnosticism may mean no more than the suspension of judgment on ultimate questions because of insufficient evidence, or it may constitute a rejection of traditional Christian tenets. Unlike agnosticism, atheist leaves open the the same online dictionary says of atheism, unlike agnosticism, which leaves open the question of whether there is a God, atheism is a positive denial. Ayan. Yun lang ano, yun ang konti kong nakita. About definition ng ano, difference ng dalawa. Okay. Kasi para sa akin, parang mahirap yung atheist period. Kasi you'll never know eh. Baka nga meron, di ba? Parang dapat may meron ka pang... Although sabi ni sa akin, ni Bess dyan, sabi ni Bess, ano, parang tingin niya daw mas masama ang agnosticism sa atheism. Kasi ano daw, hindi makapanindigan. Ayun ang sabi niya. Hindi malamig, hindi mainit.
Sa akin naman ano, tingin ko naman diyan ano, broccoli, yung atheism tsaka agnosticism. Parang step yung agnosticism bago ka maging atheist, yes, parang step siya. Totoo. Kasi doon ka pupunta eh, hanggang ano ka pa. Pero pag atheist na kasi, ang isang ano ko diyan, parang religious na yung ano nila, topic nila, kalimitan, hindi na science. Parang dinideny na nga nila yung existence ng religious gods. Yun ang ano ko diyan. Pero mga atheist, magaling ah sa Bible. Kasi dati rin silang ano Christian. Oo, nagbabasa rin ng Biblia. Kaya dinidebate nila, mga Christians, through the Bible din. O sabi mo ganito, tapos papamalian nila. Kaya nagagalit yung iba. Oh, atheist ka, ba't nagbabasa ka ng Bible? Ikaw, Brad Lone. Hello? Yes. Ganito yung akin naman dyan, yung opinion ko. Kasi babase ko dito kay... Kasi si Dawkins kasi, meron siyang spectrum of theistic probability. Siya yung unang naglabas nito eh. Ngayon, yung sa kanyang spectrum of theistic probability, sinukat niya dito kung from strong theist to strong atheist. Kumbaga, ang strong theist sa kanya, yung number one, I don't question the existence of God. I know He exists, sabi ng strong theist. Mm-hmm. Yun namang ikalawa, yung de facto theist naman, I can't know for certain, but I strongly believe in God. Para siyang agnostic theist. Theist. Ito yun eh. Mm-hmm. Tapos ito namang number three, weak theist. Ang sabi ng weak theist, I'm very uncertain, but I'm inclined to believe in God. Parang ano siya, agnostic na, parang towards na rin sa papunta siya sa hindi naniniwala. Ngayon, itong number four, ito yung nasa gitna, pure agnostic. Ito yung mga pure agnostic. Ang sabi nila, God's existence and non-existence are exactly equiprobable. Ibig sabihin, di alam kung meron ba o wala, 50-50. Yun ang sabi dito. Tapos yun namang weak atheist naman, number five, yung weak atheist, ang sabi ng weak atheist, I don't know if God exists, but I'm inclined to be skeptical. Yun ang weak atheist yun. Okay. Parang atheist na hindi pa siya masyadong, yung de facto atheist, yung agnostic atheist, I can't know for certain thing. God is improbable. Yun yung agnostic atheist yun, de facto. Ngayon, ito namang strong atheist, yung pinakamataas sa lahat, no? Number seven, I'm 100% sure that there is no God. Yung parang ano niya si Dawkins, ito kung isi-search niyan sa Google, Dawkins Spectrum of Theistic Probability, yung sa ano, nasa Google yan. Isi-search niyan. Ano daw ang, ano, saan daw si Dawkins dyan, sabi niya? Oo nga. Saan siya dyan? Eh sa kanya sa ano ko sa kanya eh, itong sa strong atheist eh, sa strong atheist kasi ano na siya eh, nasa level na siya ng tinatawag na anti-theist. Kasi pag sinabi mo na kasing anti-theist ka, hindi ka na basta-basta atheist noon, kundi lumalaban ka na doon sa mga theist, nakikipagdebate ka na, si debate mo na yung ano nila, yun na yung mga activity ng mga si Dawkins ano yan. Naniniwala siya na, hindi ko sinasang-ayunan yung paniniwala niya. Naniniwala siya na ang religion hindi dapat mag-exist. Kumbaga, hindi kailangan ng society ang religion. Ang religion, dapat 'yan mamatay na in the future, katulad ng ano, ng paniniwala sa witchcraft. Diba, noong araw, lahat ng halos ng tao naniniwala sa witchcraft. Eh. Ngayon, hindi na masyado. Pero, nandiyan pa rin sila. Ngayon, yan si Dawkins. Ganyan ang paniniwala niya sa tungkol sa, sentimento niya sa tungkol sa religion. Na walang silbi or nakakasira, harmful ang religion sa society. Religion poisons everything. Ganun ang sabi niya. I don't think na sa kanya na yung ganun naman. Poisons everything. I don't think na ganun. Sa ang stand ko pa rin is ang religion at irreligion at walang ang non-religious ay ano choice ng tao, dapat choice niya yan at it's not for everyone. Ang pagiging religious at pagiging non-religious is you can't apply it for everyone.
na ano. Mm-hmm. Si ano rin, parang ganyan din ang pananaw si Stephen Hawking. Mm-hmm. Isa rin matalinong tao na ang na ano rin yan, extreme. And yung mga extreme, kumbaga, nasa dulo ng spectrum ng atheism, Stephen Hawking. Yan. Si ang yung, famous yung, naman na agnostic na gusto ko si Carl Sagan. Si Carl Sagan ang ano, ang parang pinaka-idol ko sa agnosticism. Ano niya yun? Ano ni Neil deGrasse Tyson? Idol niya Neil deGrasse Tyson, si Carl Sagan. Si Carl Sagan niya. Ayun. So itong mga ako naging naman. Strong. Ah sige, Brad Sora. Sige, go ahead. Ako naman kasi nasa Christianity ako eh. Leaning ako sa Christianity. Para kasing pag tinanggal natin ang religion, kagaya nung sinasabi ni Ate Pechay na isang atheist na nagsabi noon, mawawalan tayo ng moral authority. Kasi ang morality, it relies on the religion talaga, ever since. Kahit sabihin natin na... yes. Akong tatanungin talaga, debatable pa siya, pero... Sila nag-set ng morality standard eh. Kaya hindi natin pwedeng anuhin. Akong tatanungin, hindi siya pwedeng questionin na ano, pag tinanggal mo siya, in a sense na totally eradicated o inabolish na, eh magkakaproblema tayo in terms of morality. Eh ang most of the societies rely on morality, even the United States, di ba? Sa pera pa lang ng United States, in God we trust. Nakalagay yun. Even their constitution, nakalagay pa rin yun sa may biblical standard rin sila. Kasi biblical based halos ang ano ng United States. Yung pattern, same way, we pattern our constitution sa kanila. Which is yung morality, nandun. Kaya kung tatanggalin ng religion, kung ano man yung sinasabi ni Ate Peche na isang nagsabi nun, medyo magkakaroon ng imbalance. Mawawala ng balance sa mundo. Ako kasi naka-encounter ako ng ano, pure atheist na yung parents niya atheist din. So, handog siya sa atheism. Ang galing ng mga ano niya, reasoning niya na bakit walang Diyos ganyan. So, ang sarap makakausap ng mga ganun. So, iniisip ko kung lahat ng tao atheist, will it be healthy or chaos? Kasi siya okay naman siya eh. Very ano siya eh, knowledgeable eh. Sinasabi ko nga ano eh sa ibang tao, tingnan mo yung Japan, kahit si Bes sabi niya nga yung Japan, sa Japan di ba daming atheist, pero tingnan mo sila, pinaka disiplinado, polite, respectful na mga tao ang linis ng Japan. Napaka ano, galang ng mga bata pa lang, galing ng gumalang. Pero tingnan mo, atheistic yung society nila. Pero Ate Pecha, yung Japan side kasi, yung emperor nila itself is considered deity. Kinoconsider nila na Diyos yung kanilang emperor. So meron pa rin silang kinikilalang deity doon. Yes, i-search nyo ho. Nakalagay yan. Kaya nga no Second World War eh. Kaya no Second World War, talagang ang lakas ng loob nila dahil alam nila, Diyos yung pinaglilingkuran nila. Anak ng Diyos o son of something. Shintoism sila, kung hindi ako nagkakamali eh, ang mga Japanese eh. So, ganun din. Meron silang kaya may kinikilala rin silang deity at yung emperor nila, galing doon. Kaya in order talaga, whatever it takes sa kanila nga, ang symbolism ng kanilang society is yung emperor. Kaya nga hindi natanggal ng mga Amerikano yan eh. Na step down ang emperor noon, si Akihiro, noong panahon na Second World War. Hindi nila in-step down kasi alam nila magkakagulo, magkakamatayan ulit. Dahil yung mga Hapon, Diyos ang tingin nila sa emperador nila. Siya nagsiset ng standard, morality, at saka immoral sa kanila. So, ano, yung emperor ang nagsasabi. No? So, Roddy, ibig sabihin din pala parang kung iba yung Diyos na yun sa Christianity, possible din na ano, na maging moral din kahit hindi gods ng Christianity yung ano.
ipanggat yung kinikilala. Oh yes, sabi ko nga aside sa pagtinanggal ng religion, sila kasi ang more on nagse-set ng morality at saka ng acceptable morality sa society. Sila nagse-set niyan. Whether it is God of Christianism o God of Islam, deity pa rin. May deity pa rin na sinusundan ng mga tao. Kahit na sabihin natin na hindi Christianismo yun. Kaya may order na nangyayari. Kung tatanggalin ng religion at saka ang paniniwala sa Divine One, maaari chaos. It is possible na chaos talaga. Magulo. Kasi walang common denominator. Walang common denominator ang mga bansa kung ganun. Hindi ba ang King of England is the head of Anglican Church? That is so important. Nakita nila yon eh. Kaya nga kinuha ni, ano yan eh? Kinuha ni, sino ba yun? King Henry? Henry. If I'm not mistaken. Henry. Oh, si King Henry. Kaya nga nag-revolt yan sa Catholicism dahil nakita niya yung common denominator nila lahat. Although under niya ang kingdom, ang Great Britain, ang mga tao is Catholic. So wala siyang control sa morality ng tao. Dahil ang alam na moral ng tao ay ang Catholicism. Ang ginawa niya, kinuha niya yung authority from Pope. Lahat ng reigning monarch, sila ang head of religion, yung Anglican Church. So may order, may common denominator lahat ng tao, which is yung belief sa deity at yung belief sa existence ng Divine One. Yun yung common denominator. Depende talaga, no? Kasi meron namang mga Christians na masasama. Meron ding atheists na masasama din. So kahit saan mabubuti. Mong... Mabubuti. May atheist na mabubuti. Oo. Ewan ko kung meron nang parang na, experiment na ni, ganyan. Yun nga sabi ni... Name a moral activity or moral... Or a moral... kumbaga sa Tagalog, magbigay ka ng isang bagay na moral na value na kayang gawin ng ginagawa ng isang theist na hindi kayang gawin ng isang atheist. 'Di ba? Kagaya ng pagtulong sa kapwa, yung tinatawag na pag-rescue sa mga nangangailangan, yung pagsunod sa batas. 'Di ba? Kasi pareho lang naman 'yun eh. Doon lang nagkakatalo sa kung naniniwala ka ba kung mayroong invisible na ano. Na tawag nito yung invisible agent na sinasabi na tinatawag nilang God, di ba? So, yun ang sabi ni sa kanyang argument doon sa isang debate na napanood ko. Kasi, yun nga sinasabi ko, yung secular morality na Kasi sa secular morality, kahit Christian ka, atheist ka, doon susundin mo talaga yun. Kasi yung secular morality, bunga yun ng debate, at saka bunga rin ng logic kung pinapatupad man yan, hindi dahil sa religious purpose, kundi sa bunga yan ng mga common sense ng mga tao na nag-propose niyan. Kaya ganun ang... Yung isang example dyan, Brad Lone Warrior, we as a human is a polygamous tayo being. If I'm not mistaken, we are polygamous, di ba, in nature. Kahit na may asawa ka, nalilingon ka pa rin sa iba. Pero sinet ng religion na hindi ganon, except doon sa mga naniniwala sa polygamy. Pero yung morality of being polygamous, sa religion nag-start yun. Not on sa nature, law of nature. Kasi by law itself, by nature itself, tayo? Monogamous polygamous being tayo. Sabihin. But yung Muslim. Monogamy. Yes. Mm-hmm. Oh yes, yun yung sinasabi ko. Pero by itself nga, polygamous tayo. Hindi tayo nakokontento sa isang partner. That is the nature of our being. Pero dahil sa religious standard, hinto yun. Ewan ko, may mga nagpatuloy. Yes, may mga nagpatuloy niyan, di ba? Christianity pa rin ang tinuturo nila, pero polygamo sila. Okay. Brad Adel, sige pa. Ako ang take ko naman dyan, kasi ang problema ko naman dyan sa religious morality, kung minsan kasi may mga batas kasi sa religions na hindi naman na-updated sa panahon ngayon. Kung minsan sinusunod pa rin
ng marami. Unlike kasi sa batas ng society natin, sa batas ng tao, ano yan eh, may mga batas na tinatawag nila yung inaamyendahan nila, di ba? Let's say, di ba, may batas noon, mga 30 years ago, na hindi na applicable ngayon. So, inaamyendahan nila, pagdidepatihan nila, ano ba yung mas, ano, mas kapakipakinabang at mas effective sa panahon ng kasalukuyan. Unlike kasi doon sa mga batas ng misan religion, outdated na nga, eh, ano pa, sinusunod pa rin minsan. Eh, minsan din na nakakaganda rin sa, ano, sa mga religious person, lalo ng mga nasa iglesia na yan. So, away ng yun ang take ko dyan. Kaya tingin ko, para sa akin, parang mas effective sa akin yung ano yung so far nakikita ko yung batas na ginagawa ng tao. Although yung iba nakabase rin talaga sa mga nakasulat sa Biblia or sa Quran, etc. Pag ginaluan mo ng religion, yun, medyo iba na yun. Like yung mga, yung senator, si Senator Pacquiao, di ba? Ginaluan niya ng religion yung mga bills niya. pero kung, halimbawa, ito, naisip ko lang to ngayon, ha? Kung mag-experiment tayo na, halimbawa, 100 na atheists ilalagay mo sa isang lugar, tapos 100 na puro Christians dito sa kabila, ano yung mas peaceful? Baka dun sa Christians, baka magtalo-talo pa dahil di sila pare-pareho ng belief sa Bible. Yan, tanong kung ano yung susundin nilang ano, batas. Oo. Kasi kung atheist ka, anong magiging ano yun? Sa mga atheist, baka mag-inuman lang sila doon, happy-happy lang. Sa kabila, nagtatalo sila. Eh, dapat may common denominator talaga. Kung susundin mo naman yung batas ng tao, walang gulo eh. Kasi the constitution, our constitution itself guaranteed the freedom of religion. The freedom of speech. Oo. The freedom to travel. Kung susundin mo yung senet ng standard na yon ng batas ng tao, walang gulo. Pero kagaya niyan, kagaya ng ginagawa ng mga religious or order, religious organization, yung vow of silence, hindi pwedeng pag-usapan yung internal matter nila o kung ano man, dapat mag-circulate lang yung pag-uusap sa kanila within their group, within their elders, yun ang magsisettle, walang demandahan, ay chaos yun. Pero kung krimen na yung ginawa, kagaya ng rape, hindi pwede yun. Na ano, ang religious order ang magdidesisyon. Dapat ibigay yun sa law of men, sa judicial justice, sa judiciary natin. Hindi yung pag-aanuhan mo yung religious leader na siya magsasabi na okay na yan, wag na natin pag-usapan. Hindi pwede yun. Yun lang naman nagkakatalo, Brad Broccoli. Eh. Tingin ko lang ha. Pag hindi mo sinunod yung batas ng tao at pinairal mo yung religion mo, ay yun talaga, yan ang chaos. Pabubunutin. Kailangan lang din natin na ano na tingnan, 'di ba? Kasi yung sinabi ko kanina na merong mga tao na kagaya ni Dawkins na extreme na 'yon eh, yung tinatawag na anti-theist na 'yon eh. Pero marami naman ng mga atheist na tinatawag na apatheist naman. Yung walang pakialam. Yung parang deist ang style nila na atheist sila. Pagtatanong mo sa naniniwala ka ba sa ano? Ah, hindi. Pero wala din silang pakialam dun sa ibang religion. O bahala kayo. Huwag lang kayo mag-agrabyado. Hindi ko kayo aawayin. Ganon. Yes. Mayan ang marami sa mundo yung ganon. Yung ganon klase na atheist na atheist sila pero hindi sila nakikipag-up mga naniniwala sa Diyos ganun kasi may ganun eh ang maraming mga atheist na ganyan doon sa mga bandang Europe yan eh yung mga Norwegian mga Scandinavian countries kung titingnan mo yung rate nila diyan kung ilan ang atheist sa kanila halos majority ng kanilang population puro atheist pero ito yung mga klase ng atheist na mga ano apatheist na hindi kagaya ng iba na nang aaway in accepting or rejecting anything. Iba yung kanilang ano, iba yung trip nila.
Dami alam nito ni Lolo. Apat-release. Bahala kayo dyan, magtalo kayo, ganun. Oo, oh, i-religious. Oo, oh, wala ko. Meron naman, ano lang, nihilist. May alam niyo yung nihilist. Nihilist. Yung, ano na. Ito naman, mas matindi to. Wala na lahat. Everything is meaningless. Nalihis. Nalihis ng pananampalata. Oo nga, no? Nalihis. Nihilism. Yan, parang, ano ba to? Bullshit lang lahat to. Lang yan to. So, maraming klase talaga, no? Dami. Extreme extremism pala yan. Ano yun ang inaano ko? Na, ano, parang karamihan ng mga masasabi nating atheist, agnostic, wala silang trouble kasi hindi naman sila nakikipag-away. Ang napapaaway lang naman, yun naman, ano ba, mag-atheist. Yung parading, ano, kung sa religious naman, di ba, may mga extremist na yung igigiit talaga nila yung paniniwala nila sa Diyos sa'yo, yung pang, i-ano talaga nila, ipipilit nila. Totoy. May mga ganun naman na religious. Meron ding atheist na ganun, parang sa spectrum. Oo. Ay, oo. Oh, makikipag-debate, oh. Tapos naghahamon din. Ibang gagawin. Sabi nga ano isa, sumampa dyan yung Christian, sige. Babasagin ko yung belief mo sa Bible. Ano din, extreme din. Oo, may mga ganun. Oo, extreme na atheist na ano, hindi rin healthy yung ganun. Hindi rin healthy. Parang lahat, sabi nga yung mga broccoli, di ba yung everything na sobra, masama. Balance ano lang tayo, nandun lang tayo sa middle lang tayo. Wala mo masyadong seryosohin yan na grabe ka naman kung nasa toxic gitna din lang. Kasi. Parang lahat na lang nagsasabi. Ganun. Depende na rin sa iyo yan. So yung iba sabi nila, doon lang ako sa religion of love. We just love each other. Ganun na lang. Sabi nung ano. So hindi sila religious pero ang priority sa kanila magmahalan. Ganun lang. Okay. Oh, parang mga hippie yan eh. Mga hippies. Parang mga hippie nung nag-i-sign. Make love, not war. Every Sunday, ganyan, di ba? Mga typical born again. Ganun yung aming, ganun ang aming ministry lang eh. Actually, wala kaming discrimination. Anyone, everybody is welcome. Love, not war. Talagang yun ang ina-advocate namin eh. Spread love. Dahil yun naman ang Wag lang maging extreme. Gitna lang. Wag sobra. Bawa, masyado kang mabait. Masama rin yung masyado mabait. Di ba? Dapat gitna lang. Pag inaapi ka, lumaban ka rin para hindi ka naapihin. Huwag maging worthless servant masyado. Gitna lang. Ayaw ng MCG ayan. Dapat daw dapat inaapi. Dapat, masokista. Oo. Yung kay Zoro, kay Brad Zoro, sabi ko, yung mabuti pa yung God ni Brad Zoro, mapagmahal, compassionate, empathetic. Itong Diyos ng MCGI, masokista, nakakatakot, parang lahat na lang, di ba? Yun lang namin napansin ko yung concept of God nila, palibasa kasi ganun din yung characteristics ni... Pinakausap na ako yun, Broly. Pinakausap na ako niya na kaka-out lang. Through the help of Reddit. Ngayon, nag-confess na siya sa family nga niya na mag-out na siya, guys, at kailan at siya. Ano, so, na-welcome naman ng family. Tapos nakakwentuhan niya yung isang tita niya na hindi ditapak. Nagulat siya. Nagulat kasi yung gayak niya, hindi nagayak ng iglesia. Parang po yung first time nakita ng tita niya na hindi dito pa. Yung tita niya na yun, nakikinig din dati kay Best eh. Tagal na nila sa Iglesia, parang 20 years na. Fanatics talaga. As very close din sa family niya noon. Family na yun. Parang yan, na napagkwentuhan nila yun about the Iglesia o the sailing. Nalumbong araw siya ng mga kinirito ng tita niya. Kasi hindi niya expect na gano'n na pala sila.
nung naanid. Kasi tinawain ko na tita yan. Ano ba? Noon, close na close kami na nanay mo, tatay mo, ganyan. Mga family bonding. Pero nung simula nung naanid pa yun, wala na, hindi na mo. Parang wala na yung pakailang. Mm. Tapos, ano daw, yung lagi daw. Parang nagiging judgmental na gano'n. Na konting. Oo. Alam mo, nagdiwang ng pesta nila. Tapos, yung, kasi parang ginagawa nung ano, sinisigawan, parang sinasabi, oh, maya, inuman naman kayo. Maya, pesta-pesta kayo, maya, inuman. Kaya ginagano, binubuli pa daw. Parang nagiging judgmental, gano'n. O parang na sila na nalayo yung family bonding nila nung tita niya. Kaya parang na-feel bad siya. Humingi siya ng sorry. Tita niya sa mga nangyari. Yung sinasabi ko, yung ano natin, yung topic natin na naging, ano, naging extreme na kasi yung iba. Yes. Sobrahan. Yung dapat supposed to be, ang chill lang yung religion na nakaka, ano, di ba? Naka-healthy, sama, di ba? Mga typical born again. So, dapat balance lang. Kasi nakita ko, yung mga Christians naging self-righteous. Yung mga atheists naman, naging, alam mo yung minamak nila lahat? Pag hindi nila belief, na pinagtatawa nila. Ako, ganyan din ako minsan eh. Ba, may nagsabi ng Jesus, o naisip ko yung Jesus na sumasayaw, ganun. Yung nagcha-chatro, ano yan? Chatro Cristo, ganun. Si Tapa Lord. Hindi rin talaga maiwasan eh, no? Na, ano ka lang, neutral. Kasi may belief ka eh. Kasi broccoli, meron kasi yung ano diyan, usapan din kasi yan sa mga circles, no, yung ano ba talaga dapat yung ba mga 80s nag-usap sila, paano ba talaga dapat yung ating ugali na kung dapat ano, kung ugaliin in handling. Oh. Halimbawa meron sa mga Christians merong iba kasi okay. Sabi naman ng ibang mga 80s na mga 80s na nagsasabi na kumak ang religion is because may mga tao daw kasi na kailangan nila na magising. Yung parang ganun din. Parang kailangan daw nila magising na yung kanilang kinaaniban o yung kanilang sinasamba katawa-tawa para magising. Di ba? May mga ganun tao. Pero meron din namang mga tao na proseso. Kumbaga, kanya-kanya lang din daw talaga yan ng ano, timpla. Kumbaga, hindi mo naman masasabi na itong pamamaraang ito na diplomatic, diba? Diplomatic ka na pamamaraan mo, makakahikayat ka na, makaka-deconvert ka. Kasi ang termino kasi ng mga iti dyan, yung deconversion. Paano mo ba madideconvert ang isang teis na hindi na siya maniwala? Ang sabi ng ibang sinasabi kong extreme na nagkukutya sa reliyon, kailangan mong iparealize sa kanila na nakakatawa yung kanilang ginagawa. Sa tanong, effective ba yon? Maybe, may mga iba na gano'n lang paraan ng kanilang pagkagising, pero meron din namang iba na merong ang style naman ng paghikayat is maamo lang sa pamamagitan ng reason, na diplomatic way of talking, gano'n, yung makikipag-debate ka man, pero calm in a bastos na approach. Gano'n lang din, kahit para saan, lang din yan sa Christian, kung nagdiba, naghihikayat sila ng mga anib, parang pare-pareho lang, iba-iba kasi ang ano ang paraan sa tao para magising sila sa katotohanan. Di ba ganyan na nangyari sa MCGI at ADD? Ang ADD, talagang masasakit na salita ang mangyayari. Na-convert yung iba. Di ba? Tapos nun ito na, MCGI na. Mabait na masyado. So, ang okay. Maganda, gitna lang. Isa pa pala, broccoli, no? Yun. Yun, maganda talaga yung ano lang, hindi, sobra, hindi naman, hindi extreme on both sides, no, kasi dalawang spectrum yun eh, towards atheism and towards ano, towards theism naman na sobra-sobra nagiging, kasi pag doon ka na sa extreme, nagiging militant ka na eh, dito mo militant, di ba, militant atheist na palagi nila nakikipag-debate. Kahit sa ang side. Yung Bible, binabastos, ganun yung mga militant atheist. Oo, sa theist naman, ganun din, may mga militant din na palagi nakikipag-debate, walang ibang ginawa kundi makipag-away, parang magpangit din yung ganun, dapat sa ano lang tayo, gitna, tapos, ano,
kulang tayo, kulang. Ganun. Halimbawa, yung sinabi ni Kuya Talang, oh, yung Diyos mo, papuntayin mo ito sa podcast. Oh, kidlatan niya ako. Boom! Sabi niya. Oh, medyo extreme para sa akin. Pero natawa ako. Kasi may point siya. So, parang, siyempre, ma-offend yung isa na Christian na, oh nga, no? Wala akong ano. Pero, nakakatawa kasi. So, parang nagkasala ako doon na natutuwa ako kay Kuya Talong. may mga pride kasi na involved din dyan eh. Ma-pride. Halimbawa, yung isang tao eh, ma-pride ang isang tao, halimbawa, isang Christian, ma-pride siya. Eh, pag halimbawa, ginanon mo ang approach na parang ininusulto mo siya na parang naging bobo siya, eh, hindi na talaga yan maano. Parang pag hindi mag-open yung mind niya kasi mataas yung pride niya eh. Sabihin mo na parang bobo siya, gano'n. Iba? Parang naipit siya. Oh, pero gano'n din naman ibang tao na kailangan din talaga na itingin. O, kaya ako pag ganyan. Kasi nakikinig lang ako sa mga ganyan. Pag sumali ako, wala akong hindi ko sila titira. Parang gitna lang ako palagi. Kailangan may evidence, ganyan, ganyan. Mahinahon lang ako. Napansin ko doon sa... Doon sa pag-guest mo doon sa ATS podcast, parang sabi ko, nabilib ako kasi napakakalmado naman ni Broccoli. Hindi siya nadala doon sa pang-i-instigate nung ano. Parang kulang ganun sa lamin yung... mo lang na. Kagaya nung sino yan? Si Olive, di ba? Ah, Olive. Si Olive. Oo. Masyado silang ano, tinitira talaga nila. Pero ako parang, bahala kayo dyan. Toxic nyo eh. Kulang. Ayun. O, dito sa iglesia natin, cool lang tayo. Spakul lang. Balance lang. Okay. O, masarap ba? May natutunan saka ba kayo? Pala, Broccoli, no? Yung pala, kanina kasi nabanggit ni, sino ba yun? Si Aldred ba? O si ano ba yun? Si Brad Antichristo ba yun? Nagsalita tungkol sa MCGI at ADD. Sino ba yun? Kanina? Yung kaibahan ng ang dating daan at MCGI. Ikaw ba yan, bro? Kasi dati na ito rin tanong ko, di ba may pinirmahan si Bes na kasulatan na lahat ng kanyang mga ari-ari ang nakapangalan sa kanya ay ibibigay niya sa iglesia pag nawala siya, di ba? Di ba yun yung sinasabi niya? Ang tanong, anong iglesia ba yung sinasabi niya doon? Di ba? Sinulat yung kasulatan na yun during the time na ang pangalan pa ng iglesia ay mga kaanib sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan. Eh, nasaan na ba yung iglesia na yun ngayon? Wala na. Diba? Diba naisip nyo ba yun? Kaya yung iglesia ngayon na MCGI, hindi na yan yung sinapi ng ako ni Bes na bibigyan yun ng kanyang ari-arian. Kaya na pwede na lang gawin na technical naman. Yun. Hindi naman ito yung iglesia. Diba? Kasi ano yan eh, saka, ang Blood Loan Warrior. Iglesia, ibibigay, oo. Saka Blood Loan Warrior, ang daming nirehistro niya ni Bes ng mga iglesia. Alalahanin mo, marami pa yan. Bayan ng Katotohanan yun, Incorporated. Alin yung pagbibigyan niya nung sinasabi niya? Opo. Diba? Yun ang punto ko. Bayan ng Katotohanan, iglesia ni YHWH. Diba dati, Incorporated. Pinagmamalaki pa natin yun na, sa amin ibibigay yan. Pag ano, dati tayo may party dyan. Tapos yun ang mangyayari. Meron pa akong ID noon, yung Bayan ng Katotohanan. Kasi nag-ano sila ng ID that time. Iba pa yung Bayan ng Katotohanan. Yung blue. Yung Bayan. Eh, ng katotohanan daw talaga, hindi naman daw talaga iglesia yan, kundi yan ay kooperatiba. Kooperatiba daw yan, sabi ni Bayan. Bakit daw naging iglesia? Yun yung kooperatiba nila nung na-dissolve daw. Nagtaka siya sana daw yung pera nun sa kooperatiba. Bayan ng Katotohanan tawag dun eh. Kaya nataka siya bakit daw tinawag sa iglesia na Bayan ng Katotohanan. Tapos naging iglesia ni Yahawaha Masayaha. Yun, sabi, ibibigay ni Bes yung kanyang ari-arian, nakapangalan sa kanya, doon sa iglesia na yun at the time. Eh ngayon, wala na yung iglesia na yun eh. Wala na, invalid na yung ano na yun, yung sinasabi na yun doon sa kasulatan na yun, na sinasabi niya na hindi nga notaryado yun eh. Diba? Si Atty. Tudyo yata. Wala nang binding yun, hindi na binding yun.
Oh, si Attorney Tujo eh. Attorney Tujo eh. Ano din eh. Fanatics din yan eh. Oh. Ganun lang yung tanong ko dyan yung... na bakit ganun eh. Ano na bang itong binigyan? May debate akong pinakinggan. Ganyan, dyan napunta. Una, Bible eh. Patutunayan ni Totoy Bibo na sila yung yung bayan ng Diyos, yung isa pa pamalian niya. Ang yung ending, nag parang nag-walk out yung moderator. Oh, bahala na kayo diyan. Tapos sabay na sila nagsasalita. Nag-aasara na lang. Tapos napunta sa pangalan na iglesia, ang dami yung ano, natalo kayo sa pangalan, yung Church of God yata, talo sila. Kung kayo yung bayan ng Diyos, ba't natalo kayo sa kaso? Hindi kayo sinamahan ng Diyos. Naging bardagulan. Ayun, toxic lang. Toxic. Kaya, pero ewan ko, nakikinig pa rin ako. Hindi ko alam. Baka fetish ko. Pag bored ganyan. Ay, nako. Sige, mag-closing na tayo. Closing prayer na. We have 7 minutes. Oh, anything to, ano, last words. To promote or what? Wala na. Ayun, anuhin ko lang yung opportunity just in case sa mga gustong makisali sa aming Bible study, yung sa aming campus ministry noon na nagtuloy-tuloy lang ngayon, although we are professionals na, tsaka yung iba nasa abroad din. Welcome po kayo. Chat nyo lang si Broccoli kung ano, bigay ko po sa kanyang link kung gusto nyo mag-join. After all, we don't discriminate naman. Everybody is welcome. We just spread the love of God lang yun lang. Thank you. Thank you, bro. May mas mahihikayat pa si Zoro Servant. Sendan ng ano, invitation letter yung mga KNP tsaka si Kuya. Yan. Pasa, ilabas natin sa ready na ito. Inimitahan na natin, ha? Sa podcast ni Broccoli. Formal yan. Hoy, an open gusto letter. Nilang, ano, parang gusto nila masave yung kaluluwa ng mga miyembro. Sa INC noon, di ba, nag-publish pa sa Inquirer ba yun ng whole page yung hamon niya kaya, no? Kay Manalo. Mm-hmm. Natin naman, formal invitation. Baka sabihin niya, duwag yung mga nasa Reddit. Sa Manila time. So parang, publish sa YouTube. Tayo na ang representative ng Reddit. Di ba? Gano'n na ba? Oo, oh, kasi dito naman naririnig. Lahat naman tayo na sa Reddit. Naman magdi-discussion eh. Kasi hindi naman pwede sa Reddit na chat-chat lang. Oo. Okay. Okay. Pero agnostic atheist kami dito. Oh, sige, bahala na. Pumasok lang kayo. Sige, ano? Sharing yun. Sino ba ang imbitahan kay NPC? Halo kay Ube? Si Daniel Razon! Ganun yung boses. Ang ena. Sa intro niya. Aldred, magpaalam ka na. Ano, doon sa mga listeners natin, lalo yung mga bago-bago pa lang kasi parang nagtinig ko may mga bagong ano eh, fans si Brad Ollie eh. Uy, wag naman fans. Dahil mga listeners natin. Fans, na, only ano, fans. Mga closet dyan, saka mga medyo fanatic pa. Hindi masama mag-isip, hindi masama magtanong. Ano lang kayo, magtanong kayo, mag-isip kayo, at pag sinabihan kayong iba-diwa nyo, sila yon, sila yung iba-diwa. Pag sinabihan kayong may laban kayo, sila yung may laban sa inyo kasi nag-iisip ka. Eh, ayaw nilang nag-iisip eh, so sila yung lumalaban sa inyo. Ganun lang yun. Yan lang. Oo nga. Okay. It's good. Ayan, nag-live ka na sa GC nyo, lagot ka. Oo nga, malalaman nila kung may nakikinig dito. Alam nila. Nakita ka na rin. Oo nga. Pakita ka na, lubos-lubosin mo na, doon din naman punta nun. Ayaw, wag mo na. Nako, gwapo yan. There's no turning back. Alas oran to. Wala lang talisuran to. Masasapawan tayo. Hindi na tayo. Malalaman nila, dati gumawa ako ng ano eh. Nag-guest ako sa ano eh. Nako, ayan, alam na nila. Nag-guest ako sa isang TV show eh. Ah, fatay. Yun. Oo, artistahin yan eh. Mawala sige na. Na. Okay. Ate Pecha, andiyan ka pa? Tulog na. Last words? Wala naman. Okay. Lone Warrior. You good? Ang panawagan ko lang po sa lahat
lahat ng mga nanonood, nakikinig ng Broccoli TV. Pag nanonood kayo, sana i-like nyo, i-share, tapos huwag nyong i-skip yung ads. Oh, isa rin yan sa makakatulong yes, din. Yes, yes, sa yes. Gawain, oo. Kasi minsan ini-skip yung ads eh. Sana makano kayo. Nakikita ko naman yan. Oh, lilibre kita. Libre kita, sisig. Wilfredos na yan, si Lone Mario. Power viewing yan eh. Power viewing. Oh, power viewing. Ipapakita ko lang kay Mrs. Oh, ganun lang. Sana, ano, na, ano, mata. Ang Diyos ko, yun. Mrs. ko eh. Sige, sige. Salamat. Mga pangyarihan, Mrs. ko eh. Pag sinabing ano. Oh, wala kang ano. Sunod agad ako eh. May pahabol ako. Sige, wait. Sige. Ngayon nakasubaybay ako sa ano sa income sa tax declaration ng MCGI. Abangan. Ngayon ko lang din na discover yan. Financial statement 'yan, Ate Petra. Financial statements. Securities and Exchange Commission. Kung nakikinig sila sa channel natin, eh sana may effect 'yan na maka-reflect 'yan sa ano 2022 statement. Lagyan ng MCGI. Gusto namin makita yung breakdown. Lagyan nyo naman ng percentage yung ibang ano para yung pie chart magmukhang pie. Hindi mukhang ano. Wala sa sinkhole. Nasa sinkhole na. Oo. Bigyan nyo yung mga manggagawa nyo dyan. May sympathy kami sa mga manggagawa lalo na hindi nabibigyan ng allowance. The best. Yes, the best. Kahit pang ano lang, pampasador lang. Oo nga. Modest. With wings. Nag-aalay sila ng buhay nila. Kuya Adel, pahabol? Last message? Meron akong ini-invite na isang ano. Ewan ko, magsasalita yan. Pero medyo trauma kasi yung naranasan niya sa loob. Isa medyo matindi na ano to eh. Namolestya to eh. Kaya yung sa ano na yan, din sa, may mga nag-aaral sa La Verdad. May mga magulang niya nag-dorm o nag-board. Eh, pakibantay-bantayan yung mga anak niya, lalo yung mga babae. Eh, winawarningan lang din namin. Pero sana ma-convince ko na magsalita dito para makita natin yung... Ay, isa pa pala, last na yung mga nakikinig, yung mga fanatics dyan. Tuloy niya lang yung ano, pakikinig. Tsaka pagbabasa sa Reddit. Kung sinasabi ni Best noon, eh, makinig ka lang. Diba? Makinig ka lang at matututunan ka. Eh, sabi namin dito, makinig lang kayo sa Broccoli at magbasa lang kayo sa Reddit. Eh, sigurado mabubuksan ng inyong mga diwa. Bubuksan ng juice ang ano, ang mga puso ng juice. You can reach out to us saka dun sa mga admins ng ano, Reddit. Kung may problem kayo, ayan, kay Kuya Adel, message nyo siya. If you need support, parang emotional support, ganyan, advice. Kasi pag nakakausap natin, yung mga ganun, hindi nila masabi sa mga family nila. Narinig sila, sinasabi nila, salamat talaga rin sa ano. Sa rin, nagkaroon ako ng lakas ng loob, ang ganito, naranasan niya, kaya, kaya. Ano, napakaganda talaga, bro. Tuloy mo lang itong gawain ng Diyos. Samahan ka naman ng Diyos. Okay, salamat sa Diyos. Alright, umalis na si Ate Pechay. Okay, 3 hours na tayo. Kailan ba next? Bukas wala ako ah. Family time muna para hindi ako mapatulog sa labas. Okay. Outside ako lang po. Oo. Tapos pag ginanahan, weekdays, malay mo mag-live tayo. Okay, ayan. Salamat sa Jules. See you ramen. Next week. Ramen. Okay, bye-bye.